Oh, yung car na ano niya, na-achieve niya, Nissan Terra. And founder po siya ng Team VIP Worldwide. Oh, at baka sabihin nyo, basta-basta siya, hindi po siya basta-basta kasi po, ano rin po ito, multiple just for you. At saka, multiple din po yung give me five, ang give me five niya. So, without further ado, okay? So, winning welcome po, at saka ito na po, pinapakilala ko po sa inyo, eh, dati ko rin po nakakalaro to sa basketball. Si Mentor, Dela Cruz. Mentor, hello po. Oh, amazing morning, everyone. Amazing morning. Okay, Team Stallion, no? Grabe, no? Mga first time ko itong mga nakita, no? Yung mga nandito ngayon, no? So, hello, or magandang gabi po sa inyong lahat. And I'm excited, no? Sa privilege na to na binigay po ng ating mentor, no? Si Mentor Yobi. Okay? Para makapag-share sa inyo ng konti. And at the same time, makapagbigay ng ano ng konting experience natin, no, and journey natin, no, dito sa negosyong ginagalawan natin, no. So actually, sila Mentor Yobi, Mentor Ivy, mga nakasama ko na po sila before sa ganitong klase ng industry. So kumbaga, isa yan sa mga talagang malulupit, no, and napakaswerte nyo kasi kayo ay kasama, okay, ng dalawa na yan, no, Yobi, Agbu, and Ivy, no. So grabe yan, ibang klase talaga yan. And yung journey niyan in network marketing, nasubaybayan ko rin, no, kasi they were my former partners and downlines, no, sa ganitong klase ng industry, no. So nagkataon lang, okay, hindi kami napagtagpo dito sa IM Worldwide, no, of certain circumstances, pero at least, 'di ba, magkakasama tayong ginagawa at hinahataw, okay, ang IM Worldwide para sa pangarap natin, lalong-lalo na para sa pamilya natin, no. So yeah, no, so amazing morning, no, and thank you nga pala sa ating nagpakilala, no, si Mentor Dave, no, okay, yan yung mga ano, yung mga talagang hinahangaan ko lalo na sa ano, sa basketball, no. Mga yan yung mga tito ko sa paglalaro ng basketball. Oh, tito, grabe. Okay. So anyway, without further ado, no, kasi na invite ako ni Mentor Yobi to share daw yung ABC of success. But before that, okay, gusto ko munang magkaroon ng konting sharing ng journey ko sa field na to, sa networking, and at the same time dito sa IM Worldwide, no. So okay lang ba mag-share screen ako? Pwede ba mag-share screen, mga mentors? Pwede po. Yes, Mentor Mike, pwede po. Ayan, nasa na ba yun? Okay. Ayan, medyo marami akong na-prepare na ano, na PowerPoint dito kasi medyo mabigat-bigat yung ating ni-request, no, ng ating mentor, no, Mentor Yobi. Sabi ko nga sa kanya, parang abutin tayo ng 2 hours dito, no? Okay? 2 hours and 3 hours siguro, mga ganun, no? 2 hours and 3 hours, no? Total of 5 hours, no? Kasi dinidiscuss ko yung topic na to actually sa training before, okay? Na kung saan ito talaga yung pinaka ano, pinaka forte o yung pinaka topic na binigay talaga sa akin. Kay Press AM, this is Eyelid 2 o yung tinatawag nating ABC of success. But when I discuss this topic, okay, iniisa-isa ko yan at inihimay-himay ko. So kung iipunin natin to, abutin tayo sana ng mga 7 hours, no? Kung mga ganun. Ready ba kayo sa mga 7 hours na training? Mentor Mike, i-record natin yung training mo. Bigyan nga namin ng copy para din sa mga leaders mo. Yes, so thank you. Okay. Anyway, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ayan po ako. Okay, poging-pogi, batang-bata, no? Okay, I'm Coach Mike, no? So ang background ko talaga, ito po ako. Okay, ito pala. Okay, yung poster na ginawa ng ating team, no? Team Stallions. Okay, so thank you very much for this napagandang poster natin, no? So anyway, ang background ko po is dati po kong teacher, okay? I previously worked sa San Juan, okay?
ako ay na school, okay, as math teacher, okay, high school teacher. So ang ano po natin dito, right after graduation, I graduated sa UST. And then, nakagraduate po tayo with honors. And ano po tayo, na-recommend po tayo. Hindi po ako nag-apply ng work, okay? Pero ni-recommend po tayo mismo ng UST to work on this school, no? So wala na akong apply-apply, wala nang pasa-pasa ng resume, okay? Pagdating doon, in-interview lang ako, and then simula na daw ako kasi nga I was recommended by UST, no? So basically, right after graduation, diretso na kagad ako sa teaching career ko, no? So I graduated 2004. And then nagturo po ako diyan sa Aquinas from 2004 hanggang 2007. Okay? And then right after sa Aquinas, na pirate ako on my third year ng Ateneo naman, no? So from 2007 hanggang 2009, ayan. Ayan po yung teaching career ko naman sa Ateneo. Okay? So basically maganda naman yung naging work ko na yan, okay? Yung mga experience ko na yan. Total of 5 years teaching career ako. Okay? So maganda yung nangyari sa akin, pero kumbaga, alam mo naman ang tao na gustong umasenso sa buhay, okay? Lahat ng bagay, pipilitin subukan, lahat ng bagay gagawin para sa pamilya. Okay? Kasi kung hindi nyo natatanong, hindi po ako galing sa isang mayamang pamilya. Hindi po ako galing sa ano, sa sikat na pamilya. Ordinaryong pamilya lang po ang pamilya de la Cruz, no? So yung nanay ko po sales lady sa isang hardware, yung tatay ko naman jeepney driver, no? So natatandaan ko nung ano, nung nag-aaral ako ng high school, yung baon ko until college actually, no, yung baon ko umaga kami umaalis eh, kasi 7 o'clock yung pasok ko. Yung baon ko kinukuha dun sa ano, sa mga bayad ng mga pasahero, no? So kumbaga iba-iba yung ano, iba-iba yung nagiging baon ko, okay? So pagka marami sumakay, punuan at nagbayad kaagad lahat, okay, medyo kumpleto yung baon. Pagka nagkataon konti yung sumakay, okay, bawas rin yung baon. Ganun siya kasimple, no? So hirap ng buhay talaga, kaya tayo, kumbaga pag merong mga opportunity nakita, talagang tinitira talaga. Okay? That's why, nung nagturo ako sa Aquinas, I was a coach rin ng basketball, no? That time. Kaya nga ako na-pirate ng Ateneo, kasi one of the coaches ng Ateneo that time sa isang basketball league. Okay? Asawa siya ng isang math teacher, no? Na boss sa Ateneo. Nagkataon, nalaman niyang math teacher ako, and nakasama ko siya sa coaching. So siya yung nag-recommend sa akin sa Ateneo, and doon ako na napunta sa Ateneo, no. So racket talaga, no. Sweldo ko sa Aquinas, nag-start ako ng 13,500 hanggang sa umabot ng 6,000 plus yung coaching ko. Kasi nga kailangan rumakit para sa pamilya, panganay kasi ako. So yung mga kapatid ko, mas bata lahat sa akin, and meron pa akong dalawa na nakapatid na almost around 8 to 10 years yung agwat namin. So ako nagtatrabaho sila, high school pa lang, elementary pa lang, no. So medyo napakalayo ng agwat namin noon that time. So that's why kailangan talagang kumayod, kailangan talagang mag-extra-extra. Even nung nasa Ateneo na ako, lahat ng racket diyan pinapatos ko. Pag binigyan ako ng mga remedial classes, hindi ako tumatanggi. Okay, kaya umaabot yung kita ko sa Ateneo ng around 40,000, okay, sa loob ng isang buwan. That time, 2007 to 2009, okay, medyo malaki na yung 40,000 sa loob ng isang buwan. Okay, kaya lang, along the way po, okay, naimbitahan tayo sa ganitong klase ng industry. Okay, 2008 actually, no, 2008, naimbitahan tayo sa ganitong klase ng opportunity, okay, sa ganitong klase ng industry. Pero ang pinakamatindi nito, pag sa ganitong klase ng industry, ako po yung taong super nega. Okay? Actually, marami na pong nag-i-invite sa akin. College pa lang ako, no, pagdating sa networking. Hindi ko pinupuntahan yan. Okay? Magka-pikuna na, magka-away-away na, no? Pero i-invitein mo ko sa networking. Okay?
mapapahiya ka. Okay, ganun ako kanega sa networking. Bakit? Kasi, okay, hindi ako naniniwala sa konsepto na yan. Okay? Kasi galing nga kami sa hirap, so yung nanay ko, mahilig sumali sa ganyan. Okay? Mahilig sumali. Lahat sinalian ng nanay ko. Okay, meron niyang ano, meron niyang Natasha, Avon, Forever Living. Okay? Meron pa yung Herbalife, may mga insurance pa yan. Lahat talaga sinalihan. Lahat ng produkto niya, pinapalaklak rin sa amin dati. Okay? So basically, okay, alam na alam ko yung ganyang mga produkto, ganyang mga eksena kasi yung nanay ko nga ganyan, no? So, nagulat na lang ako. Bigla na lang yung nanay ko, okay, hindi na nagbebenta ng ganong klase ng produkto. Nag-stop na, okay? Tapos, meron na namang iba. Alam mo yung mga ganon? So, kumbaga, sabi ko, kung totoo yung networking na yan, okay, dapat yung nanay ko, okay, kumita na talaga ng malaki. So, definitely, okay, I'm out in terms of network marketing. Hindi ako nagpapa-invite pagdating sa network marketing. Pero ang thinking ko talaga, magtrabaho ng magtrabaho para at least umasenso. Sipag-sipag lang, yun yung prinsipyo ko. Okay? Pag masipag ka kasi, okay, at the same time, maabilidad ka, eventually, pwede ka umasenso talaga sa buhay. No? So basically, hindi ako nagpapa-invite. Kaya lang kasama ang palad, noong 2008, yung nag-invite sa akin, bawal tumanggi. Okay? Yung nag-invite sa akin, bawal tumanggi. Bakit ka mo? Eh, misis ko po, no? Tanong, pag in-invite ka ng misis mo, tatanggi ka hindi, di ba? Hindi ka pwedeng tumanggi, outside di ko lang buka, di ba? So, talagang walang choice. Sabi, punta daw ako doon, eh di pumunta naman, di ba? O eh, kesa ma-outside di ko lang buka tayo, eh di punta na lang si Mokong, di ba? Pagdating ko doon sa Green Hill, simangot na simangot ako, okay? And that time, ang magpe-present sa akin, okay, waiter at dancer. Okay? Alam mo, waiter at dancer, high school graduate lang. Tapos, ang itsura, payat na payat, katulad ko rin dati. Nakita mo itsura kong yan? Ganyan, yan. Yan ang itsura ko. Yung mag-explain sa akin, payat rin katulad ko. Okay? Ang matindi, okay, hindi nakatapos ng pag-aaral. High school graduate pa lang, ang pinakamataas na naabot, first year college, first sem. Okay? Second sem, hindi na natuloy. Kasi nga sa hirap ng buhay sa probinsya, o eh, nakipagsapalaran na lang sa Maynila. Hanggang sa dito sa Maynila, ano daw siya? Naging dancer daw siya na magandang tanghali bayan. And then, naging waiter. Okay? Nung nagsara yung MTB, okay? Naging waiter dancer na lang sa Makati. No? So basically, yun yung pakilala niya sa akin. And then, may business daw silang ginagawa na yun nga, naimbitahan niya yung misis ko and nag-join ka agad. Ako yung unang in-invite, no? So, ano, masamang-masama yung mukha ko noon. Talagang kitang-kita nung nagpe-present sa akin na hindi ko gusto yung nangyari, no? Kasi hindi talaga ako nagpapa-invite, eh. Kaya lang, asawa yan. So, pagbigyan na lang. Okay? So, sabi niya, wala naman daw magagawa, eh. Kumbaga, nandyan na yan. O, ipakinggan ko lang rin daw. Baka mamaya, magka-interest lang rin ako. Okay? And at the same time, para daw tulungan ko daw siya, no? Sabi ko, sige. Okay, so yan, nilatagan ako. Nung una, wala akong ka-interest makinig. Kaya lang, nung nagsulat na ng pabaligtad, doon ako nabuwang. Sabi ko, high school graduate lang to. Pabaligtad magsulat. Yung ano nga, yung nakaharap, medyo mahirap pang isulat ng sobrang ganda eh. Sa kanya, pabaligtad, grabe. Kala mo, paharap yung sulat eh. Sobrang lupit magsulat ng pabaligtad. Sabi ko, grabe to ah. Na-miss ka agad ako. And then ito na. Nung pinakitaan ako ng mga check eh, hindi pa presentation ah. Check-in muna pinakita sa akin, waiter at dancer. Pero, okay, kumita sa ganitong klase ng industry, 400,000 sa loob na isang buwan. Sabi ko, wow, grabe to ha. High school graduate lang talaga to. 400,000. Imagine mo ha, 40,000 ako, Ateneo, okay, merong masteral, okay, tapos graduate ng with honors, 40,000. Eto, waiter at dancer, 400,000. O, di ba? Sino hindi mabubuwang? Di ba? Sino hindi ano hindi talaga makukonvince noon, di ba? So nung present sa akin, I always look at the numbers. Okay? Syempre, ma-teacher ako. Okay? Ang nakita ko kagad yung numero. Alam mo saan ako nabaliw? Doon sa dalawa-dalawa, okay? Feasibility study. Na kapag nagdalawa ka daw, ay yung dalawa mo tinuruan mo daw magdalawa and so on and so forth, kikita ka ng malaki. Okay? Sabi ko, napakadali nito, dalawa lang. Doon ako nabaliw. Okay? Pero hindi ko pinapahalata. Okay, tahimik lang ako, wala akong reaksyon. Pero baliw na ako noon, no? So, kasi first time ako nalatagan, eh.
Oy, alam mo naman ang tao, pag first time nila tagan, oy, pero naintindihan mo na pwedeng mangyari talaga sa next game, value ka talaga. Okay? That's why, oy, na-ondas pat ako, no? Nag-join yung asawa ko, nag-join rin kagad ako, no? Okay? Wala na akong choice, eh. Nagandahan rin ako, eh. Okay? So, true enough, ay, yun yung nangyari sa akin. Habang nagtuturo ako sa Dreo, part-time, ginagawa ko yung network marketing. Okay? By the way, ang presenter that time, okay, yung kumikita po ng 400,000 a month, wala pong iba yung kundi si Press. Okay? Si Press po, siya po yung pinaka-apply namin dati, no? So, siya rin yung naging mentor ko in this kind of industry, dun sa first company na sinalihan ko. Siya rin yung nagturo sa akin ng lahat-lahat, okay, nang nalaman ko nung umpisa about network marketing. Gabi-gabi kami nagme-mentoring, gabi-gabi kami magkakasama, okay? Ang uwian ko alas 5, okay? Humahataw kami from 5 up to 8 o'clock, 9 o'clock hanggang 10 o'clock. After 10 o'clock, meron pa kaming mentoring sa Tomas Morato. Kakain pa kami niyan. Magkukwentuhan pa kami. Minsan natatapos kami alas 2, alas 3. Minsan, hindi na po ako nakakatulog. Okay? Uwi na lang ako ng bahay, maliligo, magbibihis, pasok na ulit. No? Kaya sa school, pag break ko, dun talaga ako tulog. No? Dun ako natutulog sa school. And na-enjoy ko yung journey. Bakit? Kasi okay, nakita ko yung growth. Okay? Sa ganitong klase ng business. And true enough, in 10 months time na ginagawa ko yung negosyo na yun, okay, nabago ang lahat, no? Everything changes, no? So, that time, okay, naging business presenter din ako, naging trainer rin ako ng company, okay, motivational speaker rin ako ng mga, ini-invite ako ng mga schools, mga companies, groups, no? Para mag-speak in behalf of dun sa crowd nila, okay, to motivate yung mga crowd. And then car achiever rin ako that time, okay? So, yan. And lastly, of course, naging top earner rin tayo in Millionaires Club rin po tayo, okay, dun sa company na yun, no? And dyan ko po nakilala yung ating mga mentors dito, no? Si Mentor Lyovi and Mentor Ivy. Ay, kitang-kita nyo po yung mukha po ni Mentor Lyovi. Ito po, yan, no? Diba? Siya yan. Walang pagkakaiba, no? Ganun pa rin, no? Ayan, siya yan. Okay? Si Mentor Lyovi yan, no? So, ano yan? Team day namin yan every Wednesday. Okay? May training kami yan every Wednesday. So, basically, yan. And then, ito yung upline nyo, no? Si upline TJ, no? Yung pinaka nag-invite po kay Mentor Lyovi dito sa IM Worldwide. So, yan. Magkakasama kami sa top 10 yan, okay? From first year up to fifth year ng company namin before, hindi po kami nawala sa top, okay? That time, no? So, basically, the rest is history. And right after nyan, umalis kami sa company na yan and nag-change ako ng company, networking pa rin for one year. After one year, nag-traditional business na lang ako, no? So, ito yung latest na traditional business ko. We're into franchising din ng all-in-one service, no? So, yan, pinapa-franchise namin yan and I have partners rin that time. And nung time na ginagawa namin yan, doon na po ako nakausap ni Press, okay, na meron silang balak na magtayungan ng company. Okay, naalis na sila doon sa pinanggalingan namin and they want to start their own company, no? So, inaanuhan niya na ako, pinifeed niya na ako na mag-start kami ng ganito, ng ganyan. Ito yung plano, okay? If ever gusto mong sumabay, Mike, just let me know, no? Kasi isa ka sa mga gusto namin makasama dito sa start namin, no? So yung kwento niya yan hanggang sa nag-start na nga, nung nag-start na, okay? Sinabihan niya ako, nag-soft launching, in-invite niya ako, okay? Sadly, hindi po ako pupunta, okay? Why? Kasi sobrang busy ako dito sa business. Hands-on ako dito. Why? Kasi I'm the former president and the CEO of this company. So hands-on talaga ako when it comes to the system, when it comes to the clients and franchisee namin, ako talaga yung nag-handle niyan. So I have no time to do network marketing. Kaya sabi ko kay Press, say ko, sige Press, kayo na muna dyan, no? Pag medyo nagkaroon ako ng oras at naka-establish na ako dito, okay, I'll update you and then gusto ko rin naman mag-network ulit, no? So yun yung sinasabi ko sa kanya. Hanggang sa first year anniversary ng IM Worldwide, in-invite ako sa MOA Arena, may ticket ako, pero hindi na naman ako nakapunta. Okay? So, lagi kong iniis na bang IM Worldwide, no?
So yan, basically, right after the first year anniversary, nagkalat ang post kasi lahat ng mga top mentors sa IM Worldwide, friends ko. Why? Kasi lahat sila sa TFD days, umate ng mga trainings ko yan. Talagang nakikita ko lahat ng post nila sa IM Worldwide right after the first year anniversary. Nagulat ako, sila Mentor Pitch, sila Mentor May, Mentor Marlon. Nag-post, hoy, naka-R8 yung dalawa, yung isa naka-BMW. Sabi ko, ano nangyari? Hala, ano nangyari? Bakit may R8? Bakit may BMW Z4? Sabi kong ganun. Okay? Grabe naman yan, isang taon pa lang, tas ganyan na. So, I got curious talaga dun sa result. Siyempre, kilala ko yung mga tao na yan kasi nakasama ko talaga yan personally. Okay? And nakita ko kung ano yung naging buhay nila in network marketing. And then all of a sudden, okay, merong ganyang eksena. No? So, ma-amaze ka talaga. And I'm happy for them kasi nga, narating nila yung peak ng karir nila na ganun. No, pero hindi ko pa alam yung marketing plan, hindi ko pa alam yung everything about IM Worldwide. Okay, nakikita ko lang yung mga pinopost nilang product, yung Garcinia ganyan. So actually binigyan pa nga si Mrs. ng Garcinia that time, no, nung pumunta kami sa isang week, nagkita-kita kami. Week yata yun, hindi ko alam kung tatay or nanay ni Mentor TJ, no. Nagkita-kita kami doon, and then si Mentor May pa nga yung nagbigay ng Garcinia. Okay, pina-try kay Salem, no. So yun, basically yun lang yung alam ko, pero yung latag, yung ano yung produkto talaga, wala ka talaga akong alam kung ano yung nagagawa niyan. Basta sabi, pampapayat daw yun, inumin daw bago daw kumain, no. So si Salim naman, try na i-try lang, okay. So wala akong naging feedback rin regarding doon, hanggang sa yun nga nag first year anniversary, doon ako na curious, okay. And pini-M ko na kagad si Press noon. Sabi ko, Press, congrats pala sa first year anniversary nyo. And proud ako sa narating nyo, no. So kahit 1 year pa lang kayo, nakamuwa na kayo, and then sila May naka-R8 na pala, sila Mentor Pitch, Mentor Marlon nakaano na pala, naka-BMW. So sabi ko, happy ako sa kanila, and ang natutuwa ako dahil narating nila yung ganyang state ng network marketing career nila, no. So yan, basically nag-insist na ako. Sabi ko, kita nga tayo minsan, coffee lang. Sabi niya, sige, bukas. So nag-set kagad kami kinabukasan, nagkita kami, and then doon niya na nilatag lahat, no. Nung nilatag niya na lahat, doon ko naintindihan, posible pala, kaya pala naka R8, kaya pala naka BMW, at sobrang daming milyon na kagad yung kinita nila. It's because of the marketing plan, and it's because doon sa effectivity ng products. I haven't encountered kasi yung mga product-based company na talagang maganda talaga yung produkto, no? So, kasi yung former company namin, ano, franchising rin yun, mga food carts. So, basically, wala naman kami produkto noon na nare-repeat purchase, no? Ang repeat purchase namin noon, dishwashing liquid, okay, that time, no? So, basically, wala kami produkto na talaga na malupit talaga, no? So, sa IM Worldwide, maganda yung produkto, and at the same time, ang ganda talaga ng marketing plan. Okay, when I decided to do IM Worldwide, nagkaroon naman ako ng difficulty dito sa UExpress. So, I have to back off for the meantime. Okay, sabi ko, Press, interested ako, pero ayusin ko muna itong business ko kasi yung mga ibang mga partners ko, ano na, nag-back out na, binenta na yung share sa akin. Okay, and then ako na lang yung natira dyan. So, eventually, kailangan kong ayusin muna lahat, okay, before ako mag-network. No? So, na-delay ako sa pag-workout nung IM Worldwide kahit sobrang interested na ako. And thinking na gusto ko na siya, kaya lang talagang yung time hindi talaga kaya, no. So that's why dumating sa point nung naging okay na yung UExpress, na settle ko na yung mga dapat i-settle, doon ako nag-start nag IM Worldwide, no. That was 2019. Okay? 2019, no. So yun na yon, yung nagba-basketball kami nila Mentor Yovi, nila Mentor Dave, no. Sa bandang EDSA, no, bandang Caloocan, no, diyan kami naglalaro dati. So yan, actually shinare ko nga kay Lyovi yan. Sabi ko, Mentor Lyovi, meron akong ano, sisimulan ko yung networking career ko ulit, no. Sa IM Worldwide, in-invite ako ni Up AM. Sabi ko ganoon sa kanya, if ever open ka, okay, just let me know, kasi syempre yung una ko itatap yung mga nakasama ko na before at kakilala ko na before. And one of the leaders ko rin naman kasi si Mentor Lyovi dati, no, dun sa previous company namin kasi magka-team kami. Okay?
ni Mentor Lyobi. So basically, sinabi ko sa kanya, kaya lang, that time, okay, hindi pa sila ready kasi meron din silang business at the same time. Merong sinalihan si Mentor Ivy noon kasi na-miss niya na yung ano, yung network marketing noon. May naunang sinalihan bago ako pumasok sa eksena, no. So, yun, basically sabi niya medyo busy pa kasi si Ivy kasi kakasali lang daw sa ganun, ganyan, okay? So, sabi ko, sige bro, walang problema. Okay, basta if ever na gusto mo mag-IM, just let me know, sabi kong ganun. So, and the rest is history. I started my career sa IM Worldwide with nothing. Okay? Wala akong downline, wala akong kahit sinong kasama dito. Literally, back to zero. Okay? Alam mo yung, meron ka nang darating sa network marketing, pero papasok ka sa isang kumpanya na lagas na lagas ka, na talagang literal zero bokya. Alam mo yung ganun? Okay? Napakahirap, di ba? Kumbaga, kung iisipin mo, okay? Parang hindi bagay magsimula ng bokya. Alam mo yun? Kumbaga, parang pag ikaw, may experience ka na, dapat hindi bokya. Eh. Kaya lang, wala naman akong choice. Bakit? O yung mga downline ko dati, may ibang win-workout na company. Yung ibang mga downline ko dati, member na ng IM Worldwide. So, paano gagawin ko? Diba? Alam naman, lipat kayo sa akin. Wala naman ganun, diba? So, I have no choice. No? Kasi late ako sumali. Diba? Buti sana kung dati pa ako sumali, baka sakali, diba? Eh kaya lang, it's because of the circumstances, late na ako nakasali. Kaya wala akong choice, no? So, basically, inano ko siya, sabi ko, nilakasan ko lang yung love ko. Sabi ko, sige, nagawa ko na to dati. Yun yung prinsipyo ko, nagawa ko na to dati. Kaya ko tong gawin ulit ngayon, no? So, kumbaga, kahit mag-isa lang ako, let's do this, sabi kong gano'n, no? So, talagang winner count ko siya. And I started with this one, no? In-start ko siya sa produkto, okay? So, way back 2009, 19, na nag-launch yung IM Worldwide ng Biggest Loser, okay? Sa Biggest Loser na yan, dyan ako una talagang nagkaroon ng lakas ng loob, no? To market the product kasi wala nga akong downline, so I need to market para makakuha, okay, ng mga bago, no? Kasi ngayon mga luma wala ng pag-asa, di ba? So yan, kaya sumali ako sa Biggest Loser and nagbigay ako ng mga daily activities ko diyan, and true enough, okay, yan yung nangyari sa akin after 45 days and ayan, no, okay? Within that 45 days, I lost 32.2 pounds, no, in 45 days. So, dating 172, naging 140 na lang, no. So, basically, amazing. Yung waistline ko that time, 32, naging 28, no. So, thanks to this amazing, okay, products that we have here in IM Worldwide, yung Garcinia Cambogia and yung amazing pure organic barley natin. So, yan talaga yung ginamit ko, okay, para pumayat, no. So sa journey ko sa 45 days challenge ko, and everything started there. Okay? Alam mo yung inquiries, grabe, bali-bali talaga, no. Ang daming bumibili ng produkto, ang daming bumibili ng mga packages because of this picture. Okay? Dahil sa picture na yan, marami akong na dengoy, no. Dahil sa picture na yan, marami akong na bingwit, no. Yung mga iba, mga kakilala ko ng networker, yung mga iba, mga gusto magpapayat na dating nagde-network, din na nagne-network, na activate ko mag-network. Alam mo 'yon? So everything started there, okay? And basically, okay, the rest is history dito sa IM Worldwide, no. So 'yan. Okay? Basically 'yan, tuloy-tuloy 'yan, ang daming mga umorder ng product lalo na nung nag-pandemic, no. Ayan, makikita mo mga delivery natin iba't ibang lugar, mapalala move, okay? Grab, mapa speedy, okay? Ayan, literally, sobrang dami niyan lagi, lalo na nung nag-pandemic, no? Kasi in na in talaga yung produkto natin, as well as with packages, no? Yung package natin, during the pandemic, laging sobrang dami natin pinaprocess. Nagkikita kami dyan nila Mentor Lyobi, nila Mentor Ivy, no? Sa office, no? Para mag-process, no? So, grabe talaga yung nangyari during the pandemic. And true enough, talagang nagtuloy-tuloy yan. Hindi na mapigilan ngayon, okay? Although, syempre, there are challenges in life. Challenges sa pagbibuild talaga. Hindi naman maiiwasan yan. Pero ang pinakakagandahan nito, talagang literally, hindi po nagpaawat, no? Kasi ano rin to, it's a blessing rin, no? Blessing na rin po itong mga nangyari na to.
Okay, lalo na during the pandemic na talagang grabe yung mga process po ng grupo natin all over the world, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, pero literally all over the world talaga, no? So sobrang dami, okay, ng ano ng mga pina-process natin lagi, no? So again, okay, take note, ah, wala po kung ano, wala po kung kasama no nagsimula ako, and eto na po ngayon, no? And way back 2020 February, okay? February 21, 2020, dyan po natin nailabas ito pong alaga natin, no? Yung Nissan Terra natin, no? So, 1 year after doing IM Worldwide, yan na po yung naging resulta natin, no? So, hindi ko po yan pinapakita para ipagmayabang, okay? Iniinggit ko lang po kayo, no? So, anyway, ang point ko lang po dito, kung ikaw, bago ka lang ngayon, no? Okay? Kung wala ka pang nasisimulan ngayon, okay? Tandaan mo, kapag gusto mo at willing ka talagang gawin to, darating ang point, lalaki ang grupo mo. Okay? Darating ang point na talagang makukuha mo rin kung ano yung gusto mo. Okay? And at the same time, mababago mo talaga yung estado ng buhay mo, lalo na dito sa field or sa career na pinili natin. No? So yan, na-awardan rin tayo ng Sapphire during the pandemic. This was September 2020. Okay? Naging Sapphire Elite Executive tayo, okay, ng 2020 September after 2 months. Okay? September, October, and then by November, eto na ang matindi dyan, naging Ruby na rin tayo. Alright? So Ruby allows us to earn up to 400,000 sa loob ng isang buwan. No? So basically, etong Ruby na yan, okay, lagi na po nating naihit yan. Okay? Actually, yung one side emerald na, no, yung kabila na lang talaga yung kinakausap natin. So, siguro, okay, sooner or later, within this coming months, no, magugulat ka na lang, kulay green na yan, no? Or baka kulay white na yan. Di natin masabi, no? Okay? Kasi naniniwala ako, kapag seryoso ko talaga sa ginagawa mo, and at the same time, okay, kasama mo si Lord, okay, sa trabaho mo, I'm sure, okay, sigurado ako ibe-bless at ibe-bless ka niya no matter what happen, no? So basically, yan po yung ano, yan po yung journey ko, no, dito sa IM Worldwide. Hindi pa tayo katulad ng mga nauna sa atin dito na talagang sobrang laki ng kinita, and at the same time, ano na, white na yung mga nandiyan, di ba? So pero ang maganda kasi dito, okay, it's a process. Okay, let's not compare ourselves with them kasi iba naman yung journey nila sa naging journey natin, eh. Okay? Unang-una yung mga yan nung nagsimula sila sa IM Worldwide, yung lahat ng downline nila, okay? From the company na pinanggalingan nila kung saan kami galing, bit-bit naman nila dito, no? Pagdating sa IM. So basically, build na sila, okay? Kaya ngayon, talagang literally, they're reaping. Okay? Ibig sabihin ko lang po, natrabaho na nila matagal na panahon, okay, yung success na meron sila ngayon. Okay? Kumbaga, huwag mo i-compare yung result nila sa result mo ngayon. Maraming tao kasi na-discourage bakit hindi nangyayari sa kanila kagad yung mga ganitong bagay. Okay? It's because okay, kinukompare nila lagi yung sarili nila. Ipag naman ako, lagi naman ako umattend ng IBP, umattend ako ng training, ng mga mentoring. Bakit di pa rin ako kumikita katulad nila, di ba? So basically, magkaiba kasi ng, ano, ng timeline, okay, sila sa atin, no? So eventually, you just need to embrace the process and at the same time, keep the faith, no? Kailangan lang magtiwala ka lang talaga, no? Na may mangyayari sa'yo dito. Kasi sooner or later, kung nagawa nila, sigurado ko kaya mo rin gawin, okay? Kasi wala naman choice. Lahat tayo doon papunta. Nagkakataon lang may nauuna. Okay? Pero I tell you, kapag ginawa mo yung training ngayon, okay, sigurado ikaw na yung next. Okay? Sigurado ikaw na yung next. Alright? So I hope meron kayo natutunan sa konting background ko. No? But before we proceed sa training, introduction pa lang yung 30 minutes. No? Grabe, no? Ibang klase yung introduction. No? So huwag niyo pong kalimutan, i-like yung page ko, no? Para at least, hindi na po kasi ako maka-add ng mga friends sa Facebook. So, pasensya na po, baka i-add nyo po ako. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, okay? Hindi na po pwede makapag-add ng mga taga-IM Worldwide. Okay? Dito nyo na lang po ako message if you want questions or clarifications po sa mga trainings natin.
And kung meron kayo itanong, gusto itanong sa akin, Noy, na hindi natin madidiscuss dito, you can always send me a message, no? Na pakilala ka lang that you're from Team Stallion para at least alam ko at ma-recognize ko rin ikaw, no? So yan, dyan po kayo mag-message sa Success Coach Mike Dico. That's my page way back sa ano pa, sa first networking career ko, no? So until now, ginagamit ko pa rin yan. Medyo hindi na lang ako masyadong active magpo-post kasi meron kaming 90 days. Hindi ko naasikaso yung pagpo-post dyan kasi ako yung pinaka-leader nung 90 days namin, no? So basically, pero I keep on updating rin naman yung page na yan. So basically, yan, dyan nyo kayo message kung meron kayong mga gustong itanong sa akin na hindi natin mapapag-usapan dito para at least dire-diretso tayo, no? Alright, sige, let's move on, no? So ready na ba kayo, guys? Kung ready na kayo, okay lang ba? Pa-comment tayo ng 1 sa ating comment box, no? Kung ready na kayo. Yan! Alright, thank you. Alright, daming nag-1, no? Ayan, shoutout ko lang yung mga nag-1, no? Mentor Ivy, Mentor Dave, okay, Mentor Charlotte, Mentor Melissa, Mentor Camille, Mentor Glyza, Mentor Erica Jane, Mentor Margie, okay, Mentor, oy, Miriam, grabe, hello. Mentor Miriam, okay, grabe, sa McDo ko lang to nakikita. Mentor Ruel, Mentor Romuel, okay, Mentor Dale, Evan Cathy, okay, Mentor Iril, okay, Mentor Dalea Jojo, okay, Mentor Maricar, Mentor Camille, and of course, Mentor Liovi. Alright, so yan, excited na lahat, no? And ready na, no? So sige, dahil ready na lahat, okay, magpapalit na po tayo ng slide, okay, sa ating, okay, presentation. Ayan, so sige, let's move on, okay, sa ating training. Dahil ready na lahat, let's proceed. Sa ating topic for tonight, it's all about the ABC of success, no? Medyo mahaba-haba to, bear with me, pero bibilisan ko lang, very quick lang to para at least mas madali natin mag-gets, no, yung mga bagay-bagay na gusto nating maintindihan in this business, no? Ito kasi yung pinaka-essential, no? Ito kasi yung pinaka kailangan magkaroon ka, no, in order for you to be, okay, successful in this business. Kaya nga siya ABC of success. When you say ABC of success, these are the basics, okay? Para maging successful ka. Ito yung mga kailangan na meron ka para maging successful ka, okay? So, of course, okay, let's start with the first letter. It's none other than letter A, which is attitude, okay? Ano ba ibig sabihin ng attitude? When we talk about attitude, okay, it's the person perspective toward a specific target, okay? So, ano lang siya? Specific perspective, okay? Specific target ng isang person towards something, no? So, basically, yan yung attitude. Or sa madaling salita, it's the way of saying and doing things, okay? Yan yung attitude ng isang tao. And in order for us to become successful, ito kailangan yung attitude, no? Yan yung kailangan ma-change. Yan yung kailangan mabago, okay? Ang taong successful, nagmamatter itong tinatawag nating attitude, no? So it's the way you look at things. Okay? Maraming tao kasi yung the way they look at things, ano eh, kumbaga hindi fit in order for you to become successful, okay? Yung attitude ng isang successful na tao, iba sila mag-isip, okay? Iba nila tingnan yung mga bagay-bagay, okay? So nagmamatter yung attitude doon sa success na pwede mo ma-attain. Doon sa success na gusto mong makuha, no? That's why ngayon pa lang kailangan maayos natin yung tinatawag nating attitude or perspective natin or the way we look at things, no? So yan, basically yan yung tinatawag nating attitude. Parang itong storya na to, I'm sure most of you alam na alam yung storya na yan, no? So yung story ni David and Goliath, no? So mapapansin mo yung story ng David and Goliath na yan, it's the Israelites versus the Philistines. Okay? So si David, siya yung ano pambato ng ano ng Israelites, si Goliath naman siya yung pambato ng Philistines. Okay? Kaya lang kinukutya ni Goliath si David kasi bata pa siya niyan, kutong lupa pa siya. Okay? Sabi niya wala na ba kayong ibang pambato eh, isang ano ko lang diyan, sipa ko lang diyan, sigurado talunan na 'yan.
Okay? Kaya lang, okay, dito natin makikita yung tinatawag nating attitude of David. Okay? Ano yan? Yung attitude na nasobrang positive siya. Okay? Na kahit na pinagtatawanan siya ni Goliath, ang sabi niya, okay, ikaw Goliath, higante ka, kahit malaki ka, okay, sigurado ko, isang hagis ko lang ng sling ko, tatamaan ka kasi nga malaki ka. Alam mo yun? Kung yung mga tao sa paligid ni David, okay, yung mga Israelites, nakut, wala tayong laban dyan, sabi ng mga tao na yan. Kasi higante yan, sobrang laki yan, biyasaya sa pakikipaglaban. Okay? Wala na tayong pag-asa. Okay? Yun yung perspective nila. Pero ano sabi ni David? Simple lang. Okay? Ikaw, Goliath, isang tira ko lang sa'yo, taob ka na kagad. Bakit? Ang laki mo, ang dali mong tamaan. Okay? That's what they call perspective. That's what they call attitude. Okay? Yung lagi kang positive. Okay? Yung sobrang positive mo, kahit na yung sitwasyon, negative na. Okay? That's one attitude na kailangan meron ka. Always be positive. And true enough in this story, okay, yung positivity ni David, okay, towards Goliath, yun yung nagbigay sa kanya ng ng victory, okay, dito sa storya na to. And true enough, doon naging king si David nung napatawad niya itong higanting si Goliath sa pamamagitan lang nitong sling, okay, or isang bato na talagang ginaganon lang, okay, tumama kagad sa ulo ni Goliath, and definitely nanalo po si David that time. Okay? Anong moral lesson ng story? Simple lang, always be positive. Okay? Always be a positive thinker. Okay? Kasi yan yung isa sa mga bagay-bagay na kailangan magkaroon ka in order for you to reach success. You can never reach success pag ang thinking mo negative. Okay? Hindi ka makakapunta dun sa gusto mong puntahan kung negativity, okay, ang lagi mong pinapairal sa sarili mo. Okay? Why? Okay? Naniniwala po ako, okay? Okay? Yung mga bagay na ina-attack mo, yun yung mangyayari sa iyo. Kung negative thinker ka, mangyayari sa iyo puro negative. Okay? Subok na yan. Okay? Kung positive thinker ka, laging ang mangyayari sa iyo positive. That's why perspective wise, kailangan mong baguhin yan. Be a positive thinker. Okay? So attitude, no, eh? Good learning and listening attitude, no, eh? Kailangan meron kang good learning and at the same time listening, okay? Attitude, no. So kumbaga, lagi ka dapat willing matuto, okay? Hindi ka dapat acne. Ano yung acne? Alam ko na 'yan. Nako, 'yan training na 'yan, attitude. Alam ko na 'yan, no, eh? Pag ganyan ang thinking mo, definitely, okay, wala kang good learning. Okay? And that is one important thing para yung attitude mo, okay, maging fit into the success na gusto mong puntahan. Dapat di ka acne, kahit alam mo na yan, okay, makinig ka pa rin, okay, kasi dyan po lahat, okay, nakapaloob, okay, yung dapat mong malaman and at the same time, yung dapat mong maintindihan sa negosyo yung ginagawa natin, no? At the same time, dapat yes mentor ka lagi or yes upline ka lagi, no? Okay, bakit ba? Kasi yung yes mentor attitude or yes upline attitude na yan, okay, yan yung isa sa mga key in order for you para mas mapabilis yung pagpunta mo dun sa gusto mong puntahan. Wala naman kasing ituturo si mentor, wala namang ituturo si upline na ikakasama mo, no? So that's why lagi kang yes upline. Pag sinabi ni mentor, okay, attend tayo ng mentoring ni Coach Mike, yes, upline. Yes, mentor. Attend tayo ng mentoring, okay, ng another speaker, yes, mentor. Okay? Mag-Zoom meeting tayo. Kahit busy ka, yes, mentor. Kahit may ginagawa ka, yes, mentor. Alam mo yung mga downline ko abroad, okay, mga caregivers abroad, okay, kahit may inaalagaan yun, naka-Zoom yun. Okay? Walang ano yun, walang dahil-dahilan yun. Yes, upline lang lagi. Okay? That's why sila yung maraming pay-in. Sila yung mga talagang namumutaktak sa pay-in, no? Sa group namin. No? So kasi nga bakit? Laging yes, mentor attitude sila. No? Okay? So kumbaga, dapat yung lahat ng kaalaman mo, okay, alisin mo yan. Okay? Kung ano yung nalalaman mo, okay, dapat i-wipe out mo yan for the meantime. Lalong-lalo na kung yung bagay na yan, hindi naman para dito sa negosyo natin. Okay?
Katulad nitong kwento ng professor and the Zen master. Yung professor gusto niya magpaturo ng Zen. So lumapit siya sa Zen master. Kaya lang itong professor na to, dahil matalino, magaling, okay, nag-research siya about Zen. Pagpunta niya sa Zen master, parang siya pa yung nagtuturo dun sa Zen. Okay? Alam mo ang nangyari, okay? Tinanong ngayon ni Zen master yung professor, okay? Sabi niya, "Professor, anong gusto mo? Coffee or tea?" Okay? Sabi niya, ano na lang, tea na lang, tea. Okay? So kumuha ng ano ng mug yung Zen master and he starts pouring yung tea, okay, doon sa cup, okay? Ang nangyari, okay, habang pinupour niya yung tea doon sa cup, umaapaw na, okay? Umaapaw na yung cup, okay? Pinigilan ngayon ng professor, sabi niya, "Hey, master, yung cup ng tea punong-puno na, natatapo na." Okay? Alam mo, sabi lang nung Zen master, "It's the same as you are. Paano kita tuturuan, tutulungan kung punong-puno ka na? Lahat ng sasabihin ko, matatapon lang." Okay? Kaya kailangan dapat empty and empty cup ka. Okay? Yung kagustuhan mong matuto, okay, dapat wala kang laman para lahat maya-absorb mo. Dapat lahat, okay, makukuha mo. Kasi from there, dun ka lang mag-grow. Okay? Kaya dapat alisin mo lahat ng alam mo. Lalong-lalo na sa field na to. Kasi yung upline mo, yung mentor mo, okay, naunayan dito, definitely there's an advantage. Okay? Siya sa'yo, may advantage siya sa'yo kasi siya na yung nauna dito. Lalo na yung matatagal na sa ganitong klase ng industry. Okay? So, dapat empty cup ka. Alright? Okay? Natututo po ba tayo? Okay? Natututo tayo? Pakilagay nga sa comment box, empty cup, no? Para at least makita natin. Palagay po sa comment box, empty cup, no? Yan, para meron lang tayong ano, conversation. Ayan, ayan. Empty cup, yan. Thank you, thank you. Alright? Maraming salamat sa inyong mga response, no? Eh? Another thing about attitude, ito 'yon, yung sinasabi ko kanina, walang excuses. Walang kasi, alam mo ba? Ito yung isa sa pinakasakit ng mga tao na hindi nagiging successful. Okay? Lalong-lalo na sa field ng network marketing, lalong-lalo na dito sa IM Worldwide. Kapag ikaw yung tao na puro ka excuse, okay? Alam mo yung word na kasi, okay? Yung pag sinabi ng upline mo, mentoring tayo. Eh, kasi upline, kasi mentor, ang hina ng internet namin eh. Hindi ako pwede makaano. Eh, kasi mentor, wala akong load eh. Okay? Hindi ako makapag-data, wala ring internet sa bahay. Eh, kasi mentor, pagod na ako sa work. Okay? Hindi ko na kaya sumama sa mga meetings. Hindi ko na kayang sumama sa mga IBP, no? Pasensya na. Okay? Kasi mentor, hindi ako pwede. Eh kasi yung work ko conflict, okay, sa schedule natin. Eh kasi. Okay? Sa totoo lang, kung nakakayaman yung pagkasi, okay, magkasi tayo lagi. Okay? Kung nakakayaman at nakakapagpa-successful ang pag-excuse, edi mag-excuse na lang tayo lagi. Di ba? Tandaan mo, dapat sa negosyong ginagawa natin, walang kasi. Okay? Walang excuses. Okay? Kasi hindi mangyayari yung gusto mo mangyari kung puro ka kasi. Okay? Tandaan mo, burahin mo na sa vocabulary mo yung word na kasi. O yung word na excuse. Kasi it will never help you reach kung ano man yung gusto mong marating sa negosyong ginagawa natin. Dapat no excuses ka. Sabi nga dito, you can either make money or excuses. But you can never make money by making too much excuses. Si Bill Gates na po yung nagsabi niyan. Di ba? So, huwag kang magdahilan. Okay? Yung dahilan mo, okay, itapon mo muna panandalian niyan. Ang i-priority mo, hindi dahilan, kundi yung why mo, bakit mo ito ginagawa. Okay? Yung mga dahilan mo, yung pamilya mo. Magkakasi ka pa ba kung gagawin mo to para sa pamilya mo? Magkakasi ka pa ba kung itong sinasabi sa'yo ng mentor mo, gagawin mo para makuha mo yung lahat ng pangarap mo, lalong-lalo na yung pangarap mo para sa pamilya mo? Yun yung tamang dahilan, hindi yung pagdadahilan. Okay, naintindihan po natin? Okay? That's why, in order for you to become successful in this business, remove excuses in your life. Okay? Remove excuses, okay, in your life. That is the thing
na kailangan magkaroon ka. Yan yung tamang attitude. Yan yung tinatawag na good learning and listening attitude. Right? So, listening is very important. The more you listen, the more you learn. Okay? Napaka-importante ng pakikinig. Okay? Alam mo ba, dyan ka natututo sa pakikinig. Okay? You can never learn kapag ikaw ang nagsasalita. Okay? Kasi alam mo na yung sinasabi mo. Pero, doon sa pakikinig, doon ka nang kakakuha ng mga bagong idea. Sa pakikinig, doon ka nang kakuha ng mga bagay-bagay na pwede mong magamit para marating mo yung gusto mong marating. Alright? So, that is what they call GLLA. Okay? The question is, ano ba yung attitude, okay, na meron ka? What's your attitude? There are two kinds ng attitude, okay, sa negosyong ginagawa natin. Ayan, reactive and proactive. Okay? What's the difference between the two? When we talk about reactive, okay, reactive, simple lang. Okay? Pag sinabi mo reactive, parang gagamba. Okay? Ang gagamba, naggagawa ng web. Pag gumawa ng web yan, after niya makagawa, pupunta lang siya dun sa gitna. Napansin niyo ba yan? Okay? Sa mga familiar sa gagamba at nakakakita ng gagamba, di ba pagkagawa niya ng web, nagpupunta lang siya sa pinakagitna. Right after niya mapunta sa gitna, nandun lang siya. Okay? Unless may mga dumapo na lamok, may dumapong insekto, okay? Dun sa kanyang web, hindi siya alis dyan. Okay? Kumbaga, maghihintay lang siya. Okay? Yan yung tinatawag nating reactive. They wait and see. Okay? Wait and see attitude. Okay? Yan yung reactive. Okay? Sa negosyong ginagawa natin, minsan ganyan yung iba. Okay? Ah, sige, hintay muna ako nito. Tingnan ko muna. Okay? Kung ano ba mangyayari. Di ba? Alam mo yun, wait and see attitude. Okay? Ang problem sa wait and see attitude, paano ko lang nangyari? Okay? Kakahintay mo. Eh, di stuck ka lang. Di ba? Katulad ng gagamba, nakastuck lang siya dyan. Di ba? So, that is what they call reactive. Okay? Waiting things to happen. Okay? Pagka naghihintay ka lang na mangyari yung mga bagay-bagay, okay, kadalasan hindi nangyayari. Okay? So, that's why yung reactive attitude, okay, dapat baguhin mo rin yan. Anong dapat na meron kang attitude? Yung tinatawag nating proactive attitude. What's that? Simple lang, parang lion. Okay? Ang lion, they are in control. Okay? They make things happen. Okay? They are in control, they make things happen. Pag meron nakita yan, okay, may hayop sa paligid yan at gutom yan, hindi na nag-iisip yan. Susunggaban niya kagad yung hayop na yun. Okay? Kaya nga, ang lion, kakaiba siya mag-isip. Okay? Talagang lahat ginagawa niya, they make things happen. Dapat ganun ka rin. Ang attitude ng lion, hindi siya yung pinakamatangkad, hindi rin siya pinakamalaki. Okay? Pinakamatangkad, giraffe, pinakamalaki, elephant. Okay? Pinakamabigat, hippopotamus. Pinakamatalino, okay? Chimpanzee. Okay? At, okay, simple lang. Okay? Pero, sa lahat ng binanggit ko, walang qualification si lion dyan. Hindi siya yan. Pero, tingnan mo, ang lion is the king of the jungle. Okay? Kinakatakutan ng lion. Why? It's because of the proactive attitude of the lion. Takot lahat yan. Pag nakita ng giraffe, ang lion, lumalayo na yan. Elepante, tumatakbo na yan. Hippopotamus, ganun din. Yung chimpanzee, umakit ng sobrang taas na puno yan. Kasi bakit? Pag nakita sila yan, lalamunin sila ng lion. Ganun mag-isip ang lion. Sunggab lang ng sunggab. Okay? Tira lang ng tira. Dapat sa negosyong ginagawa natin, okay, ganun ka rin. Okay? Laban lang. Tira lang. Magkamali ka, okay yan. Okay? Wala namang masama magkamali. Okay? Ang importante, may ginagawa ka something to advance yung negosyong ginagawa natin. Something to move forward sa ginagawa natin. No? Huwag ka lang yung naghihintay kung ano sasabihin ni mentor. Huwag ka lang maghihintay kung ano yung i-advise nila. Okay? Dapat ikaw mismo kumilos ka. Okay? Dapat gamitin mo yung ability na meron ka para mangyari yung mga dapat mo mangyari. Kailangan proactive ka. Alright? So, basically, okay, proactive ang kailangan natin in order for us to reach our dreams and aspirations sa negosyong ginagawa natin. Okay? So, ano pa? Okay, simple lang, maging patient ka. Okay? Tandaan mo to, okay?
ang pagiging patient, walang overnight success yan. Parang bodybuilding yan. There's no pain, there's no gain. Okay? So, kailangan mo maging patient. Okay? Marami kang mararanasan hindi maganda. Marami kang mararanasan na mga bagay na masakit. Okay? Marami kang mararanasan na bagay na hindi kaaya-aya. Okay? But, okay, take note of this. Okay? You need to endure it. Kailangan maging patient ka about it. Okay? Kasi you can never gain anything sa mga bagay-bagay na sobrang dali. Okay? Walang gain sa sobrang daling bagay. Alam mo, okay? Ang sarap ng gain pag yung mga bagay-bagay na yan nakuha mo out of pain. Okay? Ganun sa bodybuilding. Okay? That's why you need to be patient. Mahirap, yes. Okay? Dadaanan mo maraming hirap, yes. Okay? Kadalasan, magiging down ka, yes. Okay? That's part of the journey. Okay? Pero you need to be patient. Okay? Kasi yan yung isa sa kailangan mo in order for you to become successful. Another thing is consistently persistent. Okay? Hindi ka lang persistent. Okay? Yung nagtutuloy-tuloy ka, okay? Kailangan rin consistent ka rin. Okay? That's why consistently persistent. Okay? Parang yung story ng gold digger. Okay? Ano yung story ng gold digger? Merong isang tao, okay? Nagdi-discover sila ng mga gold. Okay? Ngayon, ang nangyari, okay? Meron silang out of the gadget na meron sila, meron silang na-trace na gold on that area. Okay? Umilaw yung gadget nila na nagsasabi, merong gold dito. Okay? Kaya ang ginawa nila, okay? Tinandaan nila yung lugar na yon and okay? Kumuha sila ng mga gamit para idig yung gold dun sa area na yon. Okay? Nangutang pa sila ng pera para mahuka yung gold na yon doon. So basically, ginawa nila yan, okay? Sobrang tagal na nangyari. Okay? Kaya lang all of a sudden, sa sobrang tagal na lang humukay, wala pa silang nahukay, okay? Ang nangyari, nag-give up sila. Okay? Ngayon itong pinaka-leader nung mga gold digger na 'yan, okay? Ang ginawa nila since nangutang sila, okay, na burnout na sila kaya yung mga machine, ang ginawa nila binenta nila sa isang junk shop para yung mapagbentahan, yun yung maibayad for temporarily dun sa mga inutangan niya. Okay? Kaya lang, okay, ang nangyari, tinanong in-interview sila nung may-ari nung junk shop. Sabi nung may-ari ng junk shop, "Oy, ba't yung binibenta to? Parang medyo bago-bago pa to, ah. Parang kakagamit nyo lang nito, ah." Okay? So, totoo lang, bago po yan. Sa isang expedition lang namin ginamit yan. Kaya lang, nagkamali kami kasi. Okay? Mali yung turo sa amin ng machine, eh. Akala namin may gold, eh. Sobrang tagal na namin naghukay. Okay? Eh, wala pala talagang mahuhukay dyan. So, we decided to stop and ibenta na lang to para yung mga debt namin, utang namin, mabayaran man lang namin kahit konti. Okay? So, tinanong nung saan ba kayo naghukay? O, tinuro, doon, banda doon sa ganyan, ganito. Makikita mo naman may hukay doon. Okay? Alam mo, hindi nagdalawang isip yung may-ari nung junk shop na bilhin yung mga machine. Okay? Syempre, mas mababa na, di ba? Binili niya na mas mababa. Kaya lang, okay, kumuha siya ng expert. Sabi niya, puntahan niyo ngayong area na to, okay? Pagdating sa gold, puntahan nyo ngayong area na to, okay? Kasi may gold dyan. Eh. Gusto ko mga expert yung makapagpatuto kung okay yan. Kasi may mga machine na ako dito. Ready na akong hukayin yan anytime. Okay? Alam mo, nung pinuntahan nila, okay, nalaman nila na meron talaga. Okay? Nag-hukay sila. Alam mo kung gano'n na lang kalayo yung gold. Meron sila nakuha ang gold. Ito ang pinakamatindi. Ang pinaka nakakasyak. Okay? Kasi yung gold na nahukay nila is just 3 feet away. Okay? 3 feet away. Okay? Doon sa paghukay nila. 3 feet na lang. Okay? Tatlong ruler na lang. Okay? Yun pala. Okay? Ganun na lang. Okay? So basically, yung may-ari ng junk shop, yumaman ng sobra-sobra. And of course, nabalitaan nung mga nagbenta ng machine. Okay? Nabalitaan, no? Sabi niya, okay, and lesson learned para sa kanya. Okay? Sabi niya sa sarili niya, okay, never na ako mag-give up ng ganun-ganun na lang. Okay? That's why meron siyang pinasok na field, okay? Real estate, okay? Siya yung nag-top 1 rin doon.
may isa real estate na yon. So kailangan maging consistently persistent ka sa negosyong ginagawa natin. Alright? Natututo po ba tayo? Kindly comment to naman po mga mentors kung natututo tayo. Okay? Thank you, thank you, thank you. Ayan. Alright. Alright, sige, let's proceed, no? Another thing, kailangan humble down ka rin. Part of the attitude na kailangan meron ka, you need to humble down. Okay? Baba mo yung pride mo kasi panlaba yan, okay? Bubula bibig mo pag pinakain mo yan sa mga pamilya mo, no? Baba mo lang yan, hindi makakatulong yan dito. Humble down lang tayo, no? Pride's the worst enemy, okay? So, humility and fear of the Lord, okay, brings wealth, honor in life, okay? That's why kailangan yung pride mawala sa'yo, okay? Humble down ka lang lagi. Whatever mararating mo sa negosyong ginagawa natin, kailangan nakaapak pa rin yung mga paa mo dun sa floor, okay? So, wag mo ilalagay yung result mo dun sa ulo mo, okay? Kasi delikado yan, no? So, develop a winning attitude, okay? So, yung winning attitude, sabi nga dito, okay, ano yan? Kailangan yung humility nandun. Sabi nga, sapagkat ang nagpapakataas ay binababa at nagpapakababa ay tinataas. Right? So, humble down all the time kasi that's one good thing about being successful. Right? Lastly, it's you need to have a gratitude attitude. Okay? Gratitude attitude, dapat grateful ka, no? Lagi kang magpasalamat sa lahat ng bagay na meron ka, sa lahat ng bagay na natatanggap mo, at sa lahat ng bagay okay, na tinatamasa mo. Maliit man yan o malaki, kailangan ipapasalamat mo yan. Alright? So stop comparing and stop complaining. Hindi makakatulong yan, no? So focus on the things you have, not on the things you don't have. Okay? So, kailangan doon ka lang mag-focus sa meron ka kesa doon sa mga bagay na wala ka. Right? So, learn to write your hurts in the sand and carve okay, your blessing in stones. No? So, kailangan grateful lagi tayo. Okay? Kailangan okay, nagpapasalamat tayo lagi. Gratitude, attitude. So, para ma-practice mo yan, mag-list 10 things ka everyday na mga bagay-bagay na okay, tingin mo thankful ka for that day. Okay, ano yung mga meron ka for that day? List 10 things every day. In that way, yung gratitude attitude, madedevelop mo yan from time to time. Kahit simple things lang. Okay? Yung nabuhay ka ngayong araw na to, alam mo yun? Okay? Meron kang kinain sa almusal, alam mo yan? So, list 10 things that you're grateful for or thankful for every day. Alright? So, sabi nga dito, success is not for the chosen few, but for the few who choose. Okay? Attitude is a decision. Okay? Kung gusto mo talaga maging successful, decide to have the right attitude. Okay? Sabi nga dito, as a leader, your attitude will determine your altitude. Okay? So, kung gaano kataas yung attitude mo, kung gaano kaganda yung attitude mo, yun yung maglalagay sa iyo dun sa tuktok ng tagumpay na gusto mo. Right? Are you learning, guys? Okay? Kung natuto nga tayo sa letter A natin, kindly comment A, okay? Sa comment box kung natuto tayo, okay? Sa attitude training natin ngayon, no? So we're down to the first attitude, okay? Magsisimula na tayo sa ating second, no? Okay? Kung natuto tayo diyan, again, okay? Marami pa tayong susunod, no? Okay? Medyo marami-rami pa 'to, no? So ayan. Okay, so let's proceed. Okay, ano na 'yan? Yung tinatawag nating okay. Ah, sorry, mali. Okay. Ulit. Wow, ayaw. Wait lang po ah. Nakikita na po ba yung screen? Ayan, nakikita po yes, ba yung mentor, screen? Yes, mentor. Ayan, o yan. So, ang next natin, it's the power of belief. Okay? So, nasa letter B na tayo, no? Belief. The power of belief. Okay?
So makikita natin kasi dito, okay, when we talk about belief, belief is the state or habit of mind in which trust or confidence is placed in some person or something. Okay? Yan daw yung tinatawag nating belief. Okay? So napaka-importante niyan in order for you to become successful. Yung tinatawag nating belief. Okay? Sabi diyan, it's a conviction of the truth. Okay? Take note ha, conviction of the truth of some statement or the reality of some being or phenomenon, especially when based on examination or evidence. Okay? Diyan po naglalaro yung tinatawag nating belief system. Okay? So naniniwala tayo kapag merong base sa evidence. Okay? Lalong-lalo na sa negosyong ginagawa natin. Okay? Pag meron ka nakikitang may mga nagiging successful, tumataas yung belief level natin. Okay? Kasi may ebidensya. Okay? So doon naglalaro yung tinatawag nating belief level, no? So sabi nga diyan, okay? Yung belief, it's this one. Itong timeless truth na to. Lagi mong tatandaan. Okay? What you think is what you believe is what you become. Okay? Ulitin ko. What you think is what you believe is what you become. Okay? Kung anong iniisip mo, yun yung pinaniniwalaan mo at yun yung magiging ikaw. Okay? So history says napakarami niyan. No? Okay? Yung mga tao na inisip lang, pinaniwalaan lang kung ano iniisip nila, and talagang nangyari talaga. Okay? That's the power of belief. Okay? What you think is what you believe is what you become. No? Katulad ni Thomas Edison. Okay? Inisip niya lang. Okay? Liliwanag ang buhay. Di ba? Siya yung naka-invento niyan. Di ba? Okay? Kung hindi yan pumasok sa utak niya at hindi niya pinaniwalaan na someday magkakaroon niyan, hindi talaga magkakaroon niyan. Pero dahil inisip niya at pinaniwalaan niya, nangyari. Okay? Same thing with this one. Okay? Wright Brothers. Okay, sino ba yan? Yan yung magkapatid na nag-imbento ng airplane. Sabi nila, okay, metal, okay, aangat sa hangin. Di ba? Imagine mo, lahat ng tao, sinasabi sa kanila, mga ano kayo, bugok, okay, mga ilusyonado kayo, magkapatid kayo, meron bang bakal lilipad sa taas? Okay? With the law of gravity, imposible mangyari yan. Pero dahil naisip nila, at pinaniwalaan nila, tanong, meron ka mang nakikitang airplane? Nakasakay ka na ba sa airplane? Okay? Definitely yes. Okay? Imaginein mo, kung di pinaniwalaan yan okay, ng Wright Brothers, okay, walang airplane ngayon. They are the makers of the first airplane. Diba? So what you think is what you believe is what you become. Sabi nga dito, reality is that which when you stop believing, it doesn't go away. Okay? Kapag hindi mo pinaniwalaan, never talaga mangyayari ang isang bagay. Okay? Kaya yung success na gusto mong marating dito, dapat paniwalaan mo. Okay? Dapat nangyari na sa'yo yan in your belief system pa lang. Okay? Kasi kung hindi nangyari yan sa belief system mo, never talaga mangyayari yan in reality. Okay? Sabi nga dito, dapat 100% belief ka sa success dito sa IM Worldwide, no? So believe in our company, okay? Yung company natin, one of the best talaga, and at the same time, grabe talaga yung ginagawa ng IM Worldwide, no? Okay, makikita mo, imagine mo, IM Worldwide, nasa atin na ang pinakamatinding YouTuber, okay? Sa buong Pilipinas, no? Rafi Tulfo, imagine mo na araw-araw napapanood ng mga tao yan, especially mga OFW, okay? Especially yung mga driver, lagi, nakaradyo yan lagi, okay? So basically, yan yung nagagawa ng IM Worldwide. Kaya nga yung iba, okay, talagang namamanga sa ginagawa ng IM Worldwide. Kasi 3 years pa lang, 4 years pa lang yung company natin. Pero nagawa niya na yan, di ba? Yung iba, bago nagawa yung mga gantong bagay, it takes long time, okay, para mangyari. Pero yung company natin, kakaiba talaga, di ba? So pagdating sa product, talagang world class, ang dami ng mga tao, okay, na namamangha sa mga products natin, ang daming testimony, ang daming mga artistang naniniwala, so you need to believe in the products. Okay? Baka mamaya hindi mo pa nasubukan yung products natin. Okay? Pag hindi mo pa sinubukan yan, yung belief level, mababa pa. Pero pag nasubukan mo na yung products natin, eventually, doon tumataas yung belief level natin. No? Be the product of the product. Okay? Baka sabihin mo, nako po, yung barley natin, okay? Lasang juice 'yan, grape juice, 'di ba?
Ay, magkaiba pala yung sinasabi mo, no? Hindi mo pa natikman pala talaga, di ba? So, be the product of the product. Kailangan, ini-explain mo, natitikman mo rin. Okay? Para yan yung ikukwento mo dun sa mga tao na kinakausap mo. Okay? Para at least alam na alam mo. Pag tinanong ka, anong lasa ng cafe mocha? Ah, mocha po. O, di ba? Pero hindi mo talaga natikman. Di ba? So, mas maganda tikman mo, ay, mocha po. Sobrang ano, lasang-lasa talaga yung mocha. Okay? Actually, yun yung favorite coffee ko, yung mocha. O, mga tipong ganun. At least, di ba? Because of that, yun yung nasi-share mo. Okay? So, you need to believe in the products. Okay? Kaya kailangan gamitin mo regularly and share it with your K-Club, mga ka-K mo. Kaibigan, kapamilya, kapuso, kachukaran, kasama matulog, kasama kumain, kabit. Di ba? Hindi, wag po yun. Masama po yun. No? So, basically, okay, use the product regularly and share it with your K-Club. No? So, maniwala ka dyan. Of course, kailangan ka rin maniwala sa upline mo. Okay? Kasi yung upline mo, okay, hindi yan pinadala sa'yo, okay, okay, for nothing. Okay? Nakilala mo ang negosyo natin because of your upline or your sponsor. Okay? So, lagi mong pasalamatan and maniwala ka sa upline mo at sa mentors mo. Okay? Believe in your upline, believe in your mentor. Sabi ko nga, wala namang ituturong mali yung mga upline na yan at mga mentors na yan. Kasi kung ano yung mararating mo dito na galing sa kanila, ibuboost nila yan para maging successful ka. Kasi sa network marketing, pag naging successful ang downline, automatic, karga na yan sa mga upline at sponsors and mentors na. Right? So, believe in your upline, respect your upline, okay? Respect your mentors. Okay? Ano yan? But don't make love, okay, with your downline. So, kasi dati may downline akong ganyan, no? Nag-make love sa downline niya, no? So, grabe. Okay? Pero ano naman, hiwalay na sila ngayon, no? Okay, kilala ni Mentor Liovian sa ni Mentor Ivy. Okay? Actually, member na natin yung isa dito sa IM Worldwide, no? So, ayan. Love your downlines, pero don't make love with your downlines, no? Kasi nakakasira ng negosyo yan, no? Nakakasira ng negosyo. Right? So, of course, give your best to your downline, no? So, pag sinabi mong best, simple lang, okay? Believe in them, okay? Encourage them, share with them, and trust them. Okay? So, give your best to your upline. Are you learning, guys? Okay? Pa-type nga tayo ng best. Okay? Type nga tayo ng best sa comment box. Okay? Kung natututo tayo, type best. Okay? Sa comment box kung natututo tayo. Alright? Yeah. Thank you, thank you, thank you. Alright. Let's move on. Alright, so yan, may downline commitment tayo. Ano na lang natin yan. Kailan? Sa downline, ito yung commitment mo. Okay? So, use the product regularly. Share the benefits sa lahat ng kakilala mo. Okay? Invite and sponsor people into the business, into the network. Okay? Build and maintain an organization of leaders. Okay? By completing anumang system na meron kayo. Okay? And always obey and respect my upline. That's the downline commitment, no? And of course, meron tayong tinatawag na upline commitment, no? Meron rin tayong upline commitment, of course, no? So, yan. Ano yung upline commitment natin? So, syempre, okay, upline's commitment, yan. Being a role model, lead by example, no? Okay? Yung kailangan maging consistent high performance level ka and yung moral character mo, okay? Maganda talaga. I'll support my downlines, okay? Like a good shepherd, so maganyan. And I will continuously, consistently, and cheerfully attend to my downlines development, no? So, provide direction and counsel to my downlines. I will warn my downlines from junkies and dream stealers, okay? To guide and not to commit the mistakes, and I will commit to the success of my downlines, okay? So, yan yun naman yung uplines commitment, no? So, basically, okay, believe in your downlines, believe in your uplines, okay? And of course, okay, meron tayong tinatawag na, okay, believe also in your crosslines, no? So, katulad ng ginagawa natin, okay, paniwalaan nyo mga crosslines nyo na pwedeng tumulong sa inyo. Even in your group, may mga crosslines kayo dyan na ibang linya, di ba? So, believe in your crossline kasi sa panahon na wala si upline, okay, yan yung mga tao na yan ang pwede nyo lapitan para at least makatulong sa atin. So, believe also in your crossline. Sabi nga dito, your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself. Of course, kailangan maniwala ka rin
sa sarili mo, no? So hindi lang sa ibang tao, kundi mas importante yung paniniwala mo sa sarili mo. Sabi nga nila, what matters most is how you see yourself. Okay? Paano ba nakikita yung sarili mo? Kaya nga sabi diyan, become what you believe. Okay? Kung ano yung nakikita mo, okay, yun yung paniwalaan mo para sa'yo. Okay? So, sabi nga diyan, if you think you can. But if you think you can't, you're right. That's Henry Ford. Okay? Ang gumawa po ng Ford, no? Okay? Ang maker. Sabi diyan, kaya ito dapat yung kailangan statement mo lagi. Your bold statement every day. I deserve to be, I want to be, I can be, I will be, and I am. Ayan. Lagi mo yung i-ano. Take note nyo to, ha? Ito yung daily, speaking. Okay? Speaking into yourself, no? Yung ano mo, yung pagde-declare mo. Okay? Daily declaration mo. Okay? That I deserve to be, I want to be, I can be, I will be, and I am. Ayan. So, yan yung kailangan maging declaration mo araw-araw, no? Para at least matrack mo. Okay? At yung paniniwala mo sa sarili mo lalong tumaas. Right? So, if it's to me, it's also up to me. Okay? Yung success na gusto mong marating, walang ibang kukuha niyan at walang ibang gagawa niyan. Hindi si upline, hindi si downline, hindi rin si crossline, kundi walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw. Alright? So, of course, believe rin tayo kay God. Okay? So, wala tayong religion na pinopromote dito. Maybe magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan, pero of course, meron tayong faith na tinatawag. Okay? Faith is being sure of what we hope for and certain of the things we do not see. Okay? Napaka-importante niyang faith or yung belief in God, no? So, basically, yan kasi yung tutulong sa atin para marating mo kung ano yung marating. Okay? Take note that He owns everything. He can give you anything. Okay? Ang importante lang is this one. Okay? Ang importante lang is, okay, seek first the kingdom of God, okay, and His righteousness. And all these things will be added unto us. Okay? Will be given to you as well. Right? So, kaya kailangan maniwala ka kay God. Take note of this. Okay? Ending up yung belief training natin, everything is possible for those who believe. Mapabahay man yan, mapakotse man yan, or sports car man yan, o dream travel mo yan, okay? O anuman ang pinapangarap mo sa buhay, take note of this, everything is possible for the person who believe. Okay? That's why, maniwala ka lang, no? Maniwala ka lang, okay? Mangyayari at mangyayari rin sa'yo. Okay? Yan yung dapat hindi mawala sa'yo, yung tinatawag nating belief level. Right? Are you learning, guys? Kung natututo po tayo, again, comment nga tayo, number 4. Okay? Comment tayo number 4 kung natututo tayo. Okay? Ayan. Thank you very much. So, okay, we're down to the first 2, no? Okay? Meron na tayong 2 na natatapos, no? Of course, okay, meron tayong susunod, no? Ano yung susunod natin? It's the letter C, no? Yan, dami na nag-comment, no? Yan, 4. Maraming salamat po, no? So, of course, okay, we'll proceed to number 3, okay? Ito na yung tinatawag nating okay, commitment. And take note of this, commitment is a choice, okay? Commitment is a choice. Okay? So, ano yan? Choice natin. Okay? Yung pagkukumit. Okay? So, maraming tao dito nagkakaroon ng problema sa tinatawag nating commitment. Okay? Actually, good and great as one big difference. Okay? Alam mo kung ano? Okay? Pwede ka maging good. Okay? But you can be a great person in this field, in this industry. Okay? Ang difference lang ng good and great, okay, walang iba, kundi yung word na commitment. Pag ikaw, committed ka, you can never be okay, an ordinary person. Pag ikaw, committed ka, you can be a great person. Okay, that can make a big difference okay, sa maraming tao. Yan ang nagagawa ng commitment okay, sa isang tao. Kaya nga sa ano, diba, sa isang relasyon, pag committed ka, okay,
talagang ibang klase yung nangyayari dun sa relationship. Pero pag nawala na yung commitment, nandiyan na yung away, nandiyan na yung pagtatalo, okay? Kasi nga yung commitment parang nawawala na, no? So same thing with the business, okay? Gusto mo maging great at gusto mo maka-achieve ng great, okay? Dapat there is always what we call commitment, no? Sabi nga nila, commitment, okay? Ito yung isa sa pinaka-importante. Pag pinag-usapan natin yung passion, okay? Passion, it comes easy, okay? Madaling maging passionate, eh. Okay? Pero commitment is not that always so easy. Okay? Mahirap mag-commit. Aminin natin yan. Okay? Kasi sa commitment, okay, nandyan yung mga bagay-bagay na minsan ayaw mo. Okay? Nandyan yung mga bagay-bagay na okay, hindi mo gusto pero kailangan mong gawin. Yan yung commitment, di ba? So, ano yan eh? Ibang klase yung commitment eh. Okay? Parang yan, no? Levels of commitment, di ba? Pag sinabi mong commitment mo lang, I'll try, okay? Definitely, yung level of commitment na yan, that's the lowest level of commitment, yung itatry mo lang. Si I Am Worldwide. O sige ha, mentor, ano ha, mentor Ivy, okay? Try ko lang to ha, pag hindi ako kumita dito, yoko na. O, tanong, okay? Magiging successful kayo yung tao na yon? Definitely not. Kasi tatry niya lang eh. Kasi there is a possibility na hindi talaga siya kumita. Ay, di quit na talaga siya. Okay? So, level of commitment, napakababa. Another level of commitment, I'll do my best. Yan, mas mataas ng konti. I'll do my best. Kaya lang, what if your best wasn't good enough? Di ba? Parang kanta lang, no? What if your best wasn't good enough? Okay? Kasi magkakaiba tayo ng best, eh. Yung best ko, iba sa best, okay? Ni mentor, ano, ni mentor Dave. Okay? Yung best ni mentor Evan, okay? Iba sa best ni mentor Melissa, okay? Yung best ni mentor Erica, okay? Iba sa best ni mentor Glyza, okay? Iba-iba tayo ng best, okay? Kaya dapat you'll not do your best, okay? Kasi yung level of commitment na 'yan, okay? Paano kung ginawa mo na lahat pero hindi mo pa rin nakuha? Tanong, okay, magko-quit ka na rin ba? Di ba? Kasi magkakaiba nga tayo ng best, eh. Okay? That's why wag daw yung ganyang klase ng commitment yung gawin mo. Ano yung dapat na commitment? Yung pangatlo. Ito yung pinaka-the-best talaga. I'll do whatever it takes. Yan yung tamang commitment para sa negosyo natin. I'll do whatever it takes. Mabigat na word yan, yung whatever it takes. Ang ibig sabihin lang yan, lahat gagawin mo, kahit anong maranasan mo, I'll do it no matter what. Basta maging successful lang ako. Okay? So yan yung isa sa pinaka-matindi. Sabi nga dyan, patay kung patay. Okay? Yan yung concept na patay kung patay. Okay, ganyan yung kailangan commitment dito. Gusto mo maging successful, gusto mo maabot yung lahat ng gusto mo maabot, dapat ang mindset mo patay kung patay, di ba? O parang ganito, okay? I don't know kung ano, kung kilala niyo tong tao na to. And kung ganito yung mararanasan mo, are you willing to, okay, push through? What will you do? Sabi diyan, no? What will you do if, okay, habang humahataw ka, okay? Naka-receive ka ng ganyan. 5 times, you receive 39 lashes. Okay? Habang nagtotok ka, okay? Sinusugatan ka ng 5 beses ng 39 lashes. Okay? Habang nagtotok ka, hinampas ka ng mga ano, pamalo. Okay? 3 beses. Habang humahataw ka, na-stone to death ka. Okay? Habang ginagawa mo ang I Am Worldwide, sumakay ka ng barko, 3 beses ka na shipwreck. Okay? Habang ano, habang kinukuha mo pangarap mo, okay? Dahil na shipwreck ka, night and day ka nag-spend dun sa laot, di ba? Walang tumutulong sa iyo, okay? Tapos habang bumabyahe ka dahil gusto mo humataw, okay? Maraming mga robbers, countrymen na nananambantala sa iyo, okay? Ang question, okay? The question is this one. Ano sabi? What will you do? Tutuloy ka pa rin ba? Are you willing to push through para makuha pa rin yung pangarap mo pag nararanasan mo na yan? Okay? What will you do if okay, naka-experience ka ng labor and hardship? Yung tipong hirap ka na. Okay? Yung tipong gusto mo na sumuko. Okay? Yung ayaw mo na. Okay? Paano kung naranasan mo yan? Okay? Tutuloy ka pa rin ba? Okay? Maraming sleepless nights. Lahat ng tao naging successful dito, karamihan walang tulog. Okay? Yung nagutom ka, okay, nauhaw ka, kadalasan walang food. Kasi bakit? Habang umataw ka, minsan nakakalimutan mo na kumain. Okay?
So, paano nangyari yan? Tuloy-tuloy, di ba? Are you going to push through, sabi nga nila. Okay? So, everything na binanggit ko, that is the experience of, okay, isang tao. Okay? Walang iba yan kundi si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, okay? Si Saul or si Pablo po, okay? Lahat yan naranasan niya. Pero he stay committed, okay? Naging committed pa rin siya in, okay, sharing the word, okay, or the good news to a lot of people, okay? So nag-push through pa rin siya. Ngayon ikaw, sa pangarap na meron ka ngayon, kung maranasan mo yan, are you going to push through? Okay? Diyan na po malalaman if you are still committed. Maraming tao, nakaranas lang ng konting hirap, ayaw na kagad eh. Diba? Hindi lang tsumeke ng isang buwan, dalawang buwan, give up na. Diba? Naganap na ibang opportunity. Diba? Okay? Yan, dyan na nagkakatalo. Yung successful na tao sa unsuccessful na tao. Okay? Yung pag nararanasan na yung mga ganyang mga bagay. Kasi commitment is a choice. Okay? Eh yung iba, napinili nang hindi na mag-commit. Okay? Wala na, iba na lang, ibang field na lang gagawin kong hirap pala niyan. Diba? So sabi nga nila dito, okay, may story ng isang runner, okay, na talagang ano siya, okay, ibang klase yung commitment niya. Okay? Ang nangyari, okay, grabe yung training niya habang tumatakbo siya. Olympian to, Olympian, no? Kaya lang all of a sudden, it's a true to life story, all of a sudden, nung ano na, mismong race niya na in the Olympics, okay, biglang ano siya, nabali yung buto niya. Sa sobrang tindi ng pressure siguro ng pagtakbo niya kasi all out siya eh. Okay? Nabalian siya ng buto. Okay? Alam mo, nabalian siya ng buto. Nung nabalian siya ng buto, okay, bumagsak siya. Pagbagsak niya, okay, maraming naglapitan sa kanya. Okay? Kaya lang pinigilan niya yung mga tao na yun. Sabi niya, huwag niyo akong tulungan. Okay? Huwag niyo akong tulungan. Kaya ko to. Kaya bumangon siya kahit sobrang sakit. Okay? Kahit na hindi niya na kaya, pinilit niya pa rin yung sarili niya. Okay? Alam mo, hapon nagsimula yung run niya. Okay? Natapos na siya gabi. Okay? Pagdating niya sa ending line or sa finish line, okay? Bigla na lang siyang bumagsak ulit and sumigaw na siya ng tulong. Doon na pumunta yung mga medic sa kanya. Dinala siya sa ospital and doon na discover na balian nga siya ng buto. Okay? And kailangan niyang maoperahan. Okay? Nag-stay siya doon sa ospital. Pero alam mo ba, okay, nung pagkatapos siya ng finish line, okay, lahat ng tao dun sa stadium nagstanding ovation sa kanya. Okay, pinalakpakan siya ng bonggang-bongga, no? Okay, grabe, okay? Talagang ano, hinintay talaga na matapos siya kasi ganun pala yung ano ng isang run sa Olympics. Pag hindi tapos lahat, hindi matatapos yung run na yon. Okay? Kaya siya pinilit niyang matapos kahit na ano siya, na injured siya. Okay? So, syempre, okay, na ano siya, sumikat siya, okay, because of that kasi tinapos niya kahit na injury na siya, nabalian na siya. Nung in-interview siya sa hospital, sabi sa kanya, "What make you decide, okay, to push through kahit ganun yung nangyari sa iyo?" Sabi nung interviewer. Okay? Ano yung naging ano mo, motivation mo? Bakit mo kailangang ituloy pa, okay, yung ano, yung race na 'yon, okay? Alam mo, simple lang sabi niya. Sabi niya, "My country did not send me 7,000 miles around the world to start the race. Okay? But to finish the race." Mga mentors, hindi ka dinala sa IM Worldwide para magsimula lang. Hindi ka nandito, okay, para tagapalakpak at tagasimula lang. Okay? Nandito ka to finish the race. Nandito ka para tapusin yung race. Okay? Hindi ka namin nakilala. Hindi ka naging part ng Stallion. Okay? Just to start this one. But you need to finish the race no matter what. Doon po yung tinatawag nating commitment. Ano man ang maranasan mo ngayon, okay? Mahirapan ka man, mapagod ka man, maubusan ka man, dapat ang commitment mo, whatever it takes. Whatever it takes, I'll finish the race
yung resulta na gusto kong makuha, ilalabas ko yan no matter what. Okay? Kasi that's the fulfilling part. Okay? Alam mo, mas naging panalo pa yung tao na to kesa dun sa totoong nanalo. Why? It's because of the commitment that, okay, tatapusin niya no matter what. Kasi hindi nga siya sinend ng country niya 7,000 miles around the globe to start the race, but to finish the race. Okay? Are you learning, mga mentors? Are you learning? Okay? Type nga tayo dyan. I will finish the race. I will finish the race. Comment tayo, mga mentors. I will finish the race. Ayan. Ayan. Thank you very much, mga mentors. Okay? Sa inyong cooperation, okay? That you will finish the race no matter what. Alright? Are you learning, mga mentors? Yan po yung tinatawag nating commitment, no? So, grabe, no? Natututo po ba tayo? Natututo tayo? Okay? So, dapat yan. Pangalan nyo pa lang, Stallion na. Yan yung tumatapos ng race. Yung mga Stallion, no? Hindi nagpapapigil yan. Kaya dapat, grabe. Okay? Pag-screenshot mamaya, wala akong makikitang magkukwit dito, ha? Dapat to lahat magda-diamond. Okay? We will finish the race no matter what. Di ba? We will finish the race kahit anong mangyari. Yang mga nandito ngayon, tatabi ko tong picture natin mamaya. Ha? Okay? Kailangan lahat to diamond. Okay? Hindi pwedeng hindi. Dapat to. Talagang yung mga resulta maglalabasan at some point. No? And balitaan nyo ako pag merong mga nandito na naglabas na ng resulta nila. Okay? And they decided to commit, no? And finish the race no matter what. Alright? So, yan. Grabe, no? Ang dami nating mga, ano, mga excited na mga mentors dito. And excited na rin ako sa magiging resulta natin. And I believe, okay, in due time, no, yung pagiging diamond, okay, mararanasan at mararanasan natin yan. Lalo na if you're committed and you will never stop pursuing, okay, what we want in life. Alright? Okay? Okay po ba yan, mga mentors? Are you learning? Thank you po. All right. Noy, maraming salamat. Let's finish the race strong. Okay, of course, syempre hindi pa tayo tapos, no? Pangatlo pa lang tayo, no? Okay? And marami pa tayo, no? So, bibilisan ko na lang yung iba. Of course, okay? Ano na natin yung mga iba, okay? We're done with attitude, we're done with belief. We're done with commitment, okay? Of course, ngayon, ang iti-take na natin, it's, of course, none other than yung letter D. Okay, ano ba yung letter D na yan? Letter D, it's what we call, okay, yung tinatawag nating discouragement. Right? Letter D is what we call discouragement. Kailangan ko lang i-discuss to na mabilis kasi these are the things that you will encounter, no? In our day-to-day lives, no? Lalo na sa paghataw natin. Yung discouragement. Tanong, normal ba ang discouragement? Nade-discourage ka ba talaga? Okay? Definitely yes. Okay? Kahit wala ka pa sa IM Worldwide, you get discouraged. Okay? Kahit wala ka pa sa ganitong klase ng industry, nade-discourage ka na. Kahit nung nag-aaral ka, nade-discourage ka. Nasa bahay ka, pinapagalitan ka ng mga magulang mo, ng mga tita mo, tito mo, lola, lolo mo. You feel discouraged, okay? Kahit dun sa nililigawan mo dati, you feel discouraged, okay? Dun sa crush mo dati na hindi kipinansin, you feel discouraged, di ba? So, in life, it is always part of our life, no? Yung discouragement, no? So, usually, discouragement comes from not seeing the results, okay? That we would like to see, and we lose heart or hope for the current situation. Yan yung tinatawag nating discouragement, no? So basically, again, kung ang commitment is a choice, discouragement is always a choice also. Okay? Pwede mong piliin ma-discourage, pwede rin namang hindi. Okay? Alam mo, sa negosyong ginagawa natin, dapat piliin mong hindi ma-discourage. Okay? Dapat wala lang sa iyan. Okay? Kasi kapag pinili mong ma-discourage, okay, eventually, panghihinaan ka ng loob. Okay? Panghihinaan ka ng loob kapag pinili mong ma-discourage. Kaya nga, yung choice mo dapat, huwag kang magpapadiscourage. Okay? Learn to master your emotion. Type nga natin dyan, master your emotion. Okay?
master your emotion. Ayan. So, learn to master your emotion. Okay? So, he who controls others is powerful, but he who masters himself is mightier still. Okay? So, mightier still. So, yung mga nagko-control ng sarili nila at nakokontrol yung emosyon nila, yun yung mas matindi pa, okay, sa pagkokontrol mo sa ibang tao. Kasi you can be successful if you master your emotions. Right? So, bakit ba tayo nadi-discourage as IM members? Simple lang, okay? We get discouraged because of rejection. Okay? Ano solusyon? Pag nadi-discourage ka ng rejection, simple lang, okay? SW4 next, okay? Some will join, some will not, so what? Someone is waiting, next lang tayo lagi. Pag na-reject ka, next lang ng next, okay? Hindi ka walang yan, tandaan mo, okay? Unang-una pa lang, bago mo kasapin yan, di nakasali yan, walang nawala sa'yo kundi man yan sumali. Tama mali, okay? Hindi yan kasali, nung umpisa pa lang, o ba't ka madi-discourage dahil na-reject ka? Eh, totoo namang hindi pa yan kasali, dati pa, okay? Kaya mga kinausap dahil hindi pa yan kasali. O ngayon, hindi sumali, di walang nawala sa'yo, ganun pa rin. It's just the same thing, hindi pa rin siya kasali. Di ba? Ba't ka madi-discourage? Okay? Next ka lang, okay, tandaan mo, ang binibilang natin dito yung nag-pay in, hindi nag-discourage sa'yo, hindi nag-reject sa'yo. Okay? May check iba yung rejection? Okay? Di ba wala naman? Wala namang kita yun eh. Di ba? Okay? Ang may kita yung may sumali. Oy, doon ka ma-excite sa mga sumali. Huwag mong pansinin yung rejection. Okay? Next ka lang ng next. Parang KFC. Di ba? Alam mo ba sa edad na 60 plus, I think, 65? Okay? At the age of 65, 1,009 times siya na third down nung recipe niya ng KFC. Okay? 1,009 times at the age of 65. 65 ba or 75? I'm not sure. Okay? Pero take note of this. Okay? Okay? Nagpadala pa siya dun sa mga rejections na yan. Okay? Definitely not. Nagtuloy-tuloy pa rin siya. Okay? Nagtuloy-tuloy pa rin siya. Okay? Bakit? Kasi, okay, alam niya, meron at meron tatanggap ng recipe niya. Okay? Kahit na 1,009 times na siya na-reject, tuloy-tuloy pa rin siya. Pagdating na 1,010, doon na may tumanggap ng recipe ng KFC. Kaya nakakakain ka sa KFC ngayon because of this guy na hindi nagpapigil sa rejection. Okay? Ganong katindi. The question is, meron ka na bang 1,009 na rejections? Kapag wala ka pang 1,009 na rejections, wala kang karapatan. Ito nga may edad na, hindi na tinag na rejection. Okay? Ikaw pa kaya, bata-bata mo pa. Di ba? Okay? Ang lakas-lakas mo pa. Okay? Huwag ka magpasira sa rejection. Okay? Take note, it will not ruin your life unless okay, pinayagan mo siya. Okay? So, tuloy-tuloy lang, darating rin, may tatanggap rin nung opportunity yung sinishare mo. Tandaan mo yan, hindi lahat ng tao tatanggi. Ito yung prinsipyo ko sa buhay, guys, ha. Hindi lahat ng tao ang kakausapin mo tatanggi. Okay? Hindi lahat, okay, hihindi sa'yo. Meron at merong oo, yes, maraming hihindi. Maraming hindi tatanggapin. Okay? It doesn't matter. Ang importante, may oo. Okay? Kasi, doon ka, okay, aasenso sa lahat ng umoo. Yun yung tulungan mo, yun yung pagfokusan mo, yun yung bigyan mo ng time, yung mga umoo, yung mga hindi, okay, let go of them, okay, hindi sila kawalan, okay, lagi mong tatandaan yan. Alright? So, yan. Why do IM members get discouraged? Simple lang, because they set goals and they didn't achieve it. Okay? Nagawa mo na ba dati yan? Nag-set ka ba ng goals? Tapos di mo nakuha? Na-discourage ka? Oo naman, applying. Oo naman, mentor. Di ba? We set goals. And most of the time, hindi mo talaga na-achieve yung mga sineset mo na goals. Okay? Kaya ka nadi-discourage. Kaya lang, ladies and gentlemen, hindi ka dapat manatili dun sa pagiging discouraged. Yes? Pwede mong maramdaman yan. Kaya lang, it's a choice. Ang kailangan mo lang gawin, reset your goals. Ano ibig sabihin ng reset? Okay? Hindi yan baguhin yung goal, ha? Iba yung change your goal sa reset your goal. Okay? Ibig sabihin, ulitin mo lang ulit yung goal mo. Reset. Okay? Hindi yung ano, ha? Hindi yung i-reset mo, di ba? Sa game, merong reset, di ba? Hindi ganon. Ang reset, uulitin mo lang ulit. Okay? Yung goal na sinet mo hanggang ma-achieve mo siya. That's the key. Okay? Towards a successful career sa network marketing, no?
i-reset mo lang ng i-reset yung mga goals na hindi mo na-achieve. Sigurado ko, in time, ma-achieve mo rin yan. Kaka-reset mo. Okay? So, analyze and adjust everything. Okay? Sa lahat ng ginagawa mo, pag nag-reset ka ng goals, i-analyze mo, ano ba yung mga ginawa ko? And then, adjust ka. Adjust everything. Okay? Hanggang sa ma-hit mo yung mga dapat mo ma-hit. Okay? Don't analyze too much kasi analysis, paralysis ang mangyayari sa'yo. Okay? Tira lang ng tira. Reset lang ng reset. Analyze, adjust lang lagi. Konti lang adjust. Okay, analyze. Okay, huwag masyado mag-analyze kasi mapaparalyze ka. Right? Okay, why do IM members get discouraged again? Too much expectation. Pag mataas ang expectation mo, madali ka ma-discourage. Okay? Nothing is perfect in this world. Walang perfecto. Even the company is not perfect. Even your mentors are not perfect. Even your downlines are not perfect. Don't expect too much. Okay? Pag mataas ang expectation, dyan nagkakaroon ng problema. Okay? Kahit sa work, okay? Kahit sa negosyo, kahit sa relationship, pag merong expectation, okay? Laging merong discouragement. Okay? That's why wala dapat too much expectation. Okay? Kasi, okay? Hindi talaga nagkakaroon ng ano ng perfectong bagay, no? Okay? Nothing is perfect except si God lang, no? No perfect company, no perfect upline sponsor, no perfect downline. So, don't expect too much, no? So, ano lang yan? Kumbaga, alisin mo yung mga expectations na yan. Okay? Why do IM members get discouraged? Of course, comparison. Ayan, ito yung isa sa lagi kong binabanggit, no? Madi-discourage ka kapag nagko-compare ka. Okay? Pag kinumpare mo na, okay, yung sarili mo sa ibang tao, okay, ang upside nun, pagka mas lamang ka dun sa pinagkumpiran mo, magiging mayabang ka. O, pagka hindi ka naman tumaas ngay, dun sa pinagkumpiran mo, you'll get discouraged. So kahit saan mo ilugar ang sarili mo in terms of comparison, talo ka. Ngay? Bakit? Magiging mayabang ka pag lamang ka. Pag hindi ka naman lumamang, nalamang ka, ay discouraged ka naman. Parang hindi na yata para sa akin to. Quit na lang ako. Diba? That's why never compare. Sabi ko nga kanina, okay, magkakaiba tayo ng okay, timeline at journey, no? Kung ako nag-compare ako, nag-quit na rin ako katulad ng iba, okay? Kasi tinuturuan ko lang yung mga top mentors na yan dati. Ngayon mas matindi resulta sa akin, okay? If I compare myself to them, okay, definitely wala na ako dito, okay? Bakit downside ako lagi? I'll get discouraged. Ginagawa ko naman lahat, ah, ba't di ko pa nakukuha yung kung ano yung meron sila, okay? Diba? Pag kinumpay ko yung sarili ko sa kanila, wala nang mararating. Okay? Ending up, I'll quit. Wala na ako sa IM Worldwide. Okay? That's why, alam ko sarili ko, alisin ko dapat yung comparison. I will never compare myself to them. Unang-una, sabi ko nga, magkakaiba naman ang tao. Okay? At magkakaiba tayo ng timeline. Okay? Maybe sila, okay, naka-take off kagad sila because meron sila mga immediate na mga followers, may mga immediate na downline sila, okay? So, eventually, makakarating rin tayo dun. Tuloy-tuloy lang tayo, okay? Huwag mo na i-compare kasi madidismaya ka lang pag kinumpare mo, okay? Basta, ang kailangan mo lang gawin, alisin mo yung comparison sa buhay mo. Never compare. Just beat yourself every day. Okay? Beat yourself every day. Okay? Comment down nga tayo dyan, beat yourself. Okay? Comment down tayo, beat yourself. Dapat ang nilalagpasan mo lang yung sarili mo. Compare mo lang yung resulta mo ngayon, okay, sa mga darating mo pang resulta. Okay? Kailangan lagi mong nalalagpasan kung ano yung meron ka ngayon. Okay? Example, cheque. Pinakamalaki mong cheque, example, 50,000. Dapat sa isang linggo, maka 60,000 ka, maka 70,000 ka. Always beat yourself. Okay? Ito yung resulta mo ngayon, dapat yung susunod mong resulta, mas matindi dyan. Okay? Sapphire ka ngayon, dapat susunod, ruby ka na. Okay? Wala ka pang rank ngayon, dapat next month, sapphire ka na. Okay? Always beat yourself. Ganun dapat yung ano, yung tamang comparison. Sa sarili lang lagi, huwag sa ibang ka. Right? Kasi dyan, ang ibibit mo lang sarili mo. Okay? Wala ka ibang choice kundi tumaas. Okay? Walang discouragement dyan kasi sarili mo lang naman binibit mo. Alam mo naman, ma-discourage ka pa, sarili mo naman kinukumpit mo. Di ba? Hindi ka naman di-discourage niyan. Di ba? So basically, okay, ayan, causes of discouragement, fatigue, pagpagod ka, frustrated ka, may failure, okay? Yan yung mga ano, mga kailangan mong maintindihan, no, that everybody fails, di ba?
So, yan. Basically, Abraham Lincoln, okay? Namatay yung fiancé niya, nalugi siya sa negosyo, okay? Nagka-nervous breakdown, defeated siya ng 8th election, okay? Pero take note of this, oh, lahat ng mga frustration na yan, okay? Hindi naging sagabal yan. And he became, okay, the President of the United States, no? After all of these things. Anong point lang po dito, okay? Yung frustration, it will happen. Okay? It will happen. But never, never, okay, give up, okay, after these frustrations na yan. Kasi baka mamaya, hindi palang dumarating yung shining moment mo. Okay? Tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi, okay, don't get too frustrated about sa mga nangyayari. Okay? Tuloy-tuloy mo lang yan kasi yung shining moment mo is right around the corner. Okay? Hihintayin mo na lang yan. Tuloy-tuloy ka lang. Darating at darating rin yung chapter ng buhay mo na kung saan ikaw naman yung papalakpakan. Ikaw naman yung, okay, tinitingala at ikaw naman, okay, yung tao na nagsishare ng experiences mo at mga nangyari sa'yo dahil hindi ka nag-give up. Okay? Ano pa yung mga cause of discouragement? Yung fear. Fear is false expectation appearing real. Hindi totoo yan. It's all in the mind. Okay? Yung takot, wala yan. Okay? Imagination mo lang yan. Di ba? Sabi nga ni Michael Jordan, eh, di ba? Fear is an obstacle for some people, but it's an illusion to me. Okay? Illusion lang yan. It's all in the mind. Yung takot, okay? Ano lang yan? Multo lang yan ng utak, ng nasa utak mo. Di ba? So, no fear. Kaya nga nauso yung salitang no fear. O be fearless. Okay? Ika nga nila, no? So, eto na. What do we do when discouragement comes? Ano yung mga dapat mong gawin pag meron discouragement? Simple lang. Okay? Simply this. Okay? This is just an acronym. Okay? Simply this. Ano yan? Okay? This means, okay, determined that you will continue to press forward no matter what. Dapat tuloy-tuloy ka lang. Okay? Dapat hindi ka nagpapapigil. Okay? Hindi ka nagpapapigil. Okay? Determine that you will continue to press forward. Okay? Lagi mong tandaan, remember what you're working for. Okay? Alamin mo yung dahilan mo. Okay? Treat discouragement as your teacher. Okay? So, that is determined that you will continue to press forward. Paano? Remember mo lagi bakit mo ginagawa at bakit mo sinumula ng I Am Worldwide. And you need to treat your discouragement as your teacher. Okay? That's letter D. Letter I means include others in your life. When you feel discouraged, when you feel down, okay? When you feel, okay, empty, okay? Sa ginagawa natin negosyo, always include others in your life. Okay? Always include others in your life. Surround yourself with positive people. Pag nadi-discourage ka, ang lalapitin mo, huwag yung discourage rin na tao. Okay? Pag ang taong nilapitan mo, nega rin, discourage rin, o magsama-sama kayo, o hindi na kayo makakaahon dyan. Di ba? Ang lapitan mo yung mga positive na tao para ma-encourage ka niya, ma-motivate ka niya, at ma-positive ka niya. Okay? Surround yourself with positive people. Okay? Get some perspective dun sa mga tao na yan. Okay? Kasi sila yung mga pwede makatulong sa'yo, okay, para mawala yung pagiging discouraged. Okay? And last but not the least is letter S, just smile. Okay? Sabi mo nga sa comment box, smile. Okay? Sige nga, gusto ko makita yung mga smile nyo dyan. Okay? Ngiti naman tayo dyan, mga mentors. No? Okay? When you feel discouraged, ang solusyon, smile lang. No? Smile lang. Okay? Dapat ang problema, tinatawanan lang yan, hindi ninanamnam yan. Di ba? Okay? Kasi pag ang problema, ninamnam mo, sasakit lang ulo mo. Okay? Pag yung discouragement, inintindi mo, okay, tatanda ka lang. Okay? O tingnan mo ako, 19 pa lang, di ba? Di tumatanda, di ba? 19, naintindihan nyo na yan, di ba? Kasi bakit? Nakasmile lagi. Problems are there all the time, di ba? Wala namang taong hindi na mo problema eh. Wala namang taong di na di-discourage talaga, di ba? Okay? It will come to a point na mararanasan mo yan. Sabi nga ng attitude, it's the way you look at things. Dapat yung mga ganyan, smile lang, okay? Smile ka lang. Okay? Huwag mong masyadong pinagpapansin yan. Nourish your physical, emotional, spiritual reserves. Yung mga reserve mo sa sarili mo para makasmile ka. Okay? Yan yung kailangan nilalabas mo every time you feel discouraged. Okay? Drop your emotional baggage. Bawal emo. Okay? Sige nga, type nga tayo, bawal emo.
Okay? Bawal imo. Okay? Kaya yung mga imo dyan, okay? Ano nyo na yan? Iwaksin nyo na sa buhay nyo yan. Walang tulong yan. Maniwala kayo sa akin. Yung mga taong imo, walang nararating sa buhay yan. Okay? Okay? Walang na-accomplish yung mga imo. Okay? Kaya dapat bawal imo. Okay? Walang lugar yan sa network marketing. Okay? Drop your emotional baggage. And last but not the least, always think small. Okay? You get discouraged kasi masyadong malaki yung thinking mo. Take note of this. Dream big. Always dream big. Okay? But you always think small. Okay? Para yung discouragement, okay? Hindi ka masyadong matabunan. Okay? Para makakasmile ka ulit kasi you're thinking small. Bakit? Kasi pagka nag-think kang small, ma-achieve mo yung small things and you can smile. Iwas discouragement if you think small. But always dream big. Okay? Always dream big. That's why, okay? To knock out discouragement, instead, you say discouragement, okay? Ang dapat sabihin mo is this one. Ano yan? This courage is meant. Oh, di ba? Meron kayong natutunan na bago, di ba? Oh, this courage is meant. Ulitin ko yung this, okay? Ano yung letter D? Ano yung letter D ulit? Sige nga, kung natuto tayo, ano yung letter D? Determination. Okay. Ayan, ano yung letter D? Determination. Hindi, yung letter D kanina, yung D, okay? Sa this, D-I-S natin, simply this. Ano yung letter D natin? Ayan. Determine that you will continue to press forward, di ba? Okay? Letter I, include others in your life. And letter S, smile. Kaya this courage is meant. Alright? This courage is meant. Instead of discouragement, this courage is meant. Lagi mong tatandaan yan. Okay? Na yung tapang natin, yan yung kailangan natin in order for us to become successful. Alright? So, yan, guys. I hope, okay, marami tayo natutunan, no? Tingnan mo, ha, 153, no? Hindi ko na anin yung mga iba, pero mostly, yung susunod kasi dyan, enthusiasm, always be excited lang. Kailangan naman natin yan. At alam na natin yan, bawal tayong yung hindi ka excited. Wala ka attract pagka hindi ka excited. Dapat always get excited kasi dreams yung kinukuha natin dito eh. Kaya dapat maging excited ka. And of course, focus. Kailangan mo ng focus in order for you to reach your success. And yung goals, kailangan niya lagi kang meron para at least mas madali mong makuha yung mga dapat natin makuha. Right? So yun lang guys. I hope you learned something about this mentoring. I hope marami po kayong nakuha, no, dito sa ating mentoring for tonight. And lagi ko lang to sinasabi, no? Okay? Yung lagi kong sinishare sa lahat ng nag-invite sa akin, no? Always come up with this three letter. Okay? This three letter is what we call the KUA principle. Okay? KUA principle stands for K is know, U is understand, A is apply. Okay? Ano man yung natutunan natin ngayon, it's a knowledge that we have right now. Okay? Kailangan naintindihan mo yan. Okay? Kung kailangan ulit-ulitin yan para maintindihan mo, dahil may recording tayo, do it so para maintindihan mo siya. Kasi ang lahat ng bagay na naintindihan mo, ang kasunod doon, you will always apply. Okay? Kapag ang isang bagay hindi mo naintindihan, there is a tendency that yung application hindi mangyari. Okay? Pero ang isang bagay na lagi mong naintindihan by heart, okay? With all your mind, naintindihan mo siya, definitely application, okay, is not a hard thing to do. Okay? Yung pag-a-apply, hindi siya mahirap. Kasi bakit? Naintindihan mo naman. Ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo kapag okay, ginawa mo itong mga bagay-bagay na ito? That's why, always apply what they call the KUA principle. Okay? KUA principle ang tawag natin. Right? Maraming salamat mga mentors. Okay? Thank you very much sa time nyo, sa pakikinig nyo, and more success sa Team Stallion. And again, yung pinag-usapan natin kanina, lahat ng nandito ngayon, parang nawala yung iba, 27 tayo kanina. Ilan na lang ngayon? 23 na lang, no? Ayaw magpa-picture, no? Okay? Yan. Yung mga nandito ngayon, ha? Pag nag-picture tayo, lumabas kayo, itatabi ko yan, and
Okay? Pag tinawag ka sa stage, the next diamond, okay? Kakalabitin kita pagbaba mo sa stage. Okay? Ito yung mentoring day na ipapaalala ko sa'yo na kung saan sinabi ko sa'yo, magda-diamond ka kapag nagtuloy-tuloy. Alright? Thank you very much, mga mentors. Maraming thank you. What's my... Balik ko na sa'yo, Mentor Yobi. Na-miss ko yung mga ganyan training mo, Coach Mike, eh. Kaya direct request ko yan. Nagbusok ko yung Mentor ID. Ay ko record natin. Pero Coach Mike, pag na-download na, i-share namin sa iyo yung, ano, yung video na recorded para magamit din sa team mo. Yes. Salamat, Mentor Mike. So much learning. Maraming na parang na, ano, na-remind, no? Mga nakalimutan ng mga bagay-bagay, eh, ikaw yung nagpapaalala ngayon. Even though na we are not in one team, pero nasa isang pani naman. Yun nga sabi mo kanina, may mga bagay-bagay na pinapahintulot ng pagkakataon. So salamat Coach Mike sa mga naituro mo namin. Babaunin namin yan hanggang makatungtong kami doon sa pinakatoktok ng position ng IM Worldwide. God willing, no? Mentor IB, Mentor IB, may ano ka ba? Diyan ba si Mentor IB? Andiyan po. Opo, nandito po. Medyo ano lang eh, maingay lang. May baby kasi ako dito. So, thank you po Mentor Mike. Thank you po. Grabe. Na ano ko eh, nag-notes kasi ako eh, Mentor. So, nare-refresh talaga ako. Actually nga dito sa ano ko eh, binabalikan ko, may mga notes pa ako ng training mo eh, Mentor Mike. Na natabi ko pa eh. Yung talagang may date pa na yung naka-notes pa. So, nababalik-balikan ko eh. Tinitignan ko. So, nakakamiss. So, yun. Thank you, mga mentors. Thank no? you, Mentor. So, thank you. Sobrang salamat. Eh, no? Salamat, Mentor. Thank you, Yogi. Pa-picture naman tayo kasi yan yung ebidensya. Ebidensya. Apo, picture talaga. Picture. Hindi pwedeng wala, Mentor Mike. Ganyan po tayo lahat, guys. Open camp po, mga mentors. Yun. Open camp po tayo, mga mentors, kasi dyan namin makikita yung mga mukha ninyo sa picture. Sabi nga ng Mentor Mike, yung mga mawawala dito, ex. Sige, open camp, Mentor Heidi. Saan kayo nandun? Smile tayo and sign ng I am sign tayo, ha? 1, 2, 3... Yan. Isa pa. Ay, wait lang po. Wait lang. Isa pa, ha? Wait lang, mentors. So, isa pa po. Yan. 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. Meron pa. Paano yan? 1, 2, 3. Open cam kayo. Habol. Okay, wala na. Mentor Mike. Okay na. Alright, thank you very much, no? Okay. Kita-kits po tayo, mga mentors. Again, kung meron kayo mga questions or clarifications or may mga gusto pa kayo itanong, okay, sa akin, you can reach me on my page, Success Coach Mike D, no? Yung kanina pinakita ko, okay? Okay, para at least, kung meron kayo mga na-encounter sa journey natin dito sa IM Worldwide, baka sakali, no? Na makatulong tayo no sa ano sa mga na-encounter natin no dito sa negosyong ginagawa. Ano niyo po, i-follow niyo po yung ni Coach Mike no. Ano ba yung Coach Mike Success Coach Mike D. Success Coach Mike D. Yan, follow niyo po yung kanyang page no may YouTube din niya si Coach Mike. Hanapin niyo na lang sa YouTube mag-subscribe tayo para at least yung mga gusto niyang ituro sa atin dito na hindi nakakayanin ng oras, masusubaywayan niyo po doon. Yes, alright. Coach Mike, chip nga kita eh. Actually, ang tiniyap ko kanina sa GC namin, ikaw yung ano, yung picture mo kanina, yung ng garcin niya, yung 45 ba, no? Sabi ko sa kanila, tanong natin kung ano yung ginawa mo dun sa 45 day challenge para magkaroon ng ano idea sila. Jogging, workout.
ano yun, ano talaga yun, kumbaga discipline. Tas garcinya saka barley talaga. Okay? Yung discipline nun sa kain at the same time, ano rin yun eh, kumbaga sa simula, rice ako pero brown yung kinakain ko, konti lang talaga. And then eventually, nung mga ending na, wala na talaga akong rice nun, no? So, yung kinakain ko na lang nun talaga, medyo ano na lang yun, white ng itlog na lang na puti, no? Yung puti ng itlog na lang yung kinakain ko nun that time, no? Bandang dulo na, okay? So, yun, basically, discipline talaga yun, okay? Yung ginawa doon. Mahirap, actually, sobrang hirap nung time na yun, okay? Pero dahil gusto ko talagang, sabi ko kasi sa sarili ko, ito kasi yung magiging way ko to market, eh. Kaya talagang sineryoso ko siya. Okay? Oh. Kasi nga, wala naman akong nakuhang mga downlines that time, eh. So, ito na lang yung way ko para magkaroon ng mga bagong downlines. So, karamihan talaga mga new blood yung nakuha ko. Oh. Yung mga gusto talaga about product. And then, na-mindset ko na lang. Siyempre, doon na tayo magaling yung pagma-mindset ng mga tao na product lang nung una, and then papahatawin na lang natin sa susunod, mga gano'n. Ang masama, yeah. Ang masama lang ng love ko, Coach Mike, tinawag mo kong tito. Wow, ah. Tito ng basketball. Ano ka ba? Narinig ko yun eh. Tito! Thank you, Coach Mike. Ah. Thank you, thank you. Thank you, Coach Mike. Yes, thank you, no? Thank you, so, po. Yan. Have a good night, guys. And sa mga nasa ibang bansa, ano man yung oras nyo dyan, I hope you're always safe, boy. Keep safe tayo, guys, ha? Lalo na ngayon, matindi-tindi yung variant ngayon. Mabilis makahawa, no? So, meron akong downline ngayon, infected, okay, ng virus. So, ingat-ingat po tayo, ha? Lagi tayo minum ng barley, okay? Para at least well-protected tayo, lalo-lalo na kung yes. Tayo malabas, no? So, yan. Maraming-maraming salamat, mga mentors. Bye-bye! Bye-bye, Coach Mike. Thank you sa ulitin. Sana makaulit pa kami. Yes! Go pa! Bye-bye.